Welcome sa Session 3 ng ating playlist na Radiation Production and Characteristics. At sa video na ito, i-discuss naman natin yung atomic structure. Ayan, so kung napanood niyo yung unang-unang video natin sa playlist na to, yung introduction, sinabi ko dun na yung atomic structure. Kumbaga sa Radtech, di ba, ang focus natin, katawan ng tao, tsaka physics. Di ba, anatomy and physiology, tsaka physics. Yung atom, para lang din katawan ng tao, na may mga parts, okay? At hindi lang parts, hindi lang structure, meron din mga function yung kada parts na yun. Meron silang roles na ginagawa o kaya sinusunod, di ba? Roles, ginagawa, rules, sinusunod, okay. Meron silang mga role na fino-fulfill bilang part ng atom. Okay? So, yun yung i-discuss natin for this session. So, eto, as usual, makikita nyo sa description yung breakdown ng mga topics sa video na to. Pwede nyo i-click yon yung timestamp na meron doon, nakakulay blue naman siya. Pagka-click nyo, mapupunta kayo sa topic na gusto nyo puntahan. Instant. Okay, so ano yung mga subtopics na meron sa video na to? Una, atomic structure. Sir, yun yung topic, di ba? Tapos subtopic din siya. Kasi, parang ito na yung pinakasummarize. Kung isasummarize yung atomic structure, itong buong session na to, ito yun. Atomic structure, ano yung mga parts niya? Ano yung function ng bawat parts na yun? That's it. Okay? Pero, syempre, kailangan natin i-detail yun. Kaya may mga kasunod pang subtopics. Ikalawa, atomic mass. So, tandaan nyo, di ba, magkaiba yung mass tsaka weight. Okay, yung mass more on sa energy equivalence na isang substance or matter. So, yung atom kasi, since matter siya, meron siyang atomic mass at may express mo yun sa iba't ibang units at yun yung didiscuss natin sa subtopic na to ng atomic mass. Pangatlong subtopic natin ay atomic arrangement pero nahati siya sa dalawa. Una, yan, letter A, electron arrangement and letter B, nuclear arrangement. Sir, ano yung electron? Tsaka nuclear, nucleus, ano yun? If wala talaga kayong background sa physics man lang, di ba? Wala kayong background sa topic about atoms. Siguro hindi kayo familiar sa term na yun. Pero they are parts, okay? Or portion ng atom. Mamaya, kasi masyado malawak itong topic na ito, atomic arrangement. Paano yung arrangement ng mga parts, ng structure ng atom? Since atomic structure yung topic natin. Paano yung arrangement ng mga parts niya? Ngayon, para hindi tayo malito, hatiin natin sa dalawa. Kasi may dalawa siyang region. Tapos kada region na yon, i-discuss natin kung ano yung arrangement ng mga particles doon. That brings us to two subtopics, yung electron arrangement at saka nuclear arrangement. And lastly, atomic nomenclature. So, parang naming lang ng atom since mga ano tayo, someday pag nakapasa kayo or kung radte ka na ngayon, di ba? Tapos nagre-review lang. Mga professional tayo. Okay, hindi tayo basta ano lang, tambay, di ba? Parang meron tayong hinahawakang title as professional sa ating field. Pag nagtanong sa radiation, dapat alam na alam natin. Pag nagtanong sa effect ng radiation sa katawan ng tao, dapat alam na alam natin. Tayo yung professional pagdating sa field na to ng science, okay? At syempre, kailangan natin mag-communicate ng efficiently sa way na kung paano makipag-usap din yung ibang scientist at ibang professional. So, paano ba natin pag-uusapan yung atom? Kunyari, isusulat natin siya. Ano yung mga formal na way ng pagsusulat ng atom sa, kunyari, magagawa ng thesis or magpapublish ka ng book or magte-text ka lang doon or magchat ka lang doon sa kachat mo, di ba, about sa atom. Paano ba yung tamang pag-express ng atom in written format? So, paano yung pag-name ng atom in written format? That's what we're going to discuss sa last subtopic natin sa video na to, atomic nomenclature. Okay? So, pwede na tayong tumalon dito sa unang-unang subtopic natin, atomic structure. Ayan, atomic structure. So, basically, yung pag-aaralan natin dito, yung mga parts ng atom. So, dalawa lang naman yung parts niya. Nucleus, tsaka yung orbital shells. Okay, dalawa lang yung parts niya. Yan, letter B, tsaka letter C. Nucleus at orbital shell. Wala na iba. Okay, yun lang yung isipin yun. Dalawa lang yung parts niya.
Kumbaga sa katawan ng tao kasi 'di ba at least merong ano eh mga 11 depende sa libro eh 11, 12, 13 na body systems, 'di ba? Depende sa kung anong source yung gamit mo. Sa atom, kahit anong source gamit mo, dalawa lang yung parts or region niya. Okay, dalawa lang yung parang system, body system na tinatawag. Nucleus at saka orbital shell. Okay? So, doon muna tayo sa introduction ng atom. Siyempre, if nabasa mo yung PDF na ginawa ko para sa topic na to, alam mo na kung ano yung atom. Review na lang to. Pero sige, sabihin ko pa rin kung ano yung parang history nito. Diba, smallest portion siya ng element that retains its physical and chemical properties. Ito yung kanyang formal na definition. Ito yung textbook definition niya. Okay, pero i-breakdown natin para mas maintindihan natin. Smallest portion daw siya ng element. Ano muna yung element? Yung element, yung kahit anong makikita mo sa periodic table. Okay, lahat yan. Yung hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, etc. etc. Hanggang makarating ka na sa uranium at saka sa mga artificial na elements. Lahat na makikita mo dyan sa periodic table, elements yun. At ang smallest portion daw ay atom. Sabi ni Democritus, actually, sa history natin, pag inaaral natin yung history ng atom, si Democritus yung nababanggit sa, na Greek scholar na parang proponent ng idea ng atom. Okay, pero technically speaking, hindi naman talaga siya. Grupo sila ng mga scholar at pinakasikat lang siguro sa kanila ng time na yan si Democritus, kaya siya yung nababanggit. Pero hindi siya nag-iisip nito mag-isa. Okay? Grupo sila para mga faction yan eh, para mga team-team yan, di ba? Ito yung theory namin ng ano, ng matter. Ito yung theory namin ng kung ano yung universe, di ba? Kanya-kanya yan, may mga debate rin yan. Yung iba naniniwala sa spirit, yung iba naniniwala sa material things lang, etc. May iba't iba sila school of thoughts. At si Democritus, siya yung grupo niya, yung nagsabi na if ever na meron tayong magic knife, tapos kunyari, yung mata mo, binuklat ko talaga yun, no? Yung mata mo kaya makita kahit yung pinakamaliit na bagay ever, okay? Sobrang lino kunyari ng mata mo. Tapos may magic knife ka na kayang hiwain kahit ano. Kahit ano kaya niyang hiwain. Pag daw kumuha ka ng element, for example, gold, isa siyang element, di ba? Pag daw chinap-chap mo yun, tapos napunta mo na yung pinakamaliit na gold na hindi mo na masira, yun na yung pinakamaliit na portion ng gold na yun. Yun daw yung atom ng gold. Yung atom, doon nakuha yung term na yun. Greek, actually hindi siya words eh, kasi yung isa letter lang eh. Okay, so, ganito, sa Greek alphabet, actually yung alphabet na English siya, di ba? Alphabet, di ba? Alphabeto sa wikang Pilipino. Alphabet, actually Greek yun. Alpha, beta. Okay, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Yan, yun yung parang alphabet ng Greek. Alpha, yun yung unang-unang letter sa kanila. Yung alpha, pwede mo siyang ilagay sa isang word, sa bago yung isang word. At pag nilagay mo siya doon, parang na-negate niya yung ibig sabihin ng word na yun. Na-negate, ibig sabihin, nabaligtad. For example, isip na lang ako, diba? Yung malayo sa topic. Sir Calvin, sabi natin, pwede mong sabihin na pogi, pero syempre, hindi makatotohanan yun. Kaya kung gagawin mo siyang Greek na word, apogi, diba? Hindi pogi, parang ganon. Okay, pag nilagay mo yung A, yung letter A na yon na maliit or malaki, depende sa, pero sa coin ni Greek kasi maliliit lang yung letters na ginagamit nila yun. Anyways, okay, pag ginagamit nila yung maliit na, ay yung alpha na yon sa unahan ng isang word, na nanenegate niya, nagiging negative, nagiging kabaligtaran yung meaning ng word. Kunyari, pogi, pero sa ang pagkakasot mo, apogi, edi hindi pogi, ibig sabihin nun. Okay? Ang kapal ng apog, di ba? De, joke lang, hindi yun related. Okay, so yung atom, yung tom ay Greek word, yung tomo or tomos, which means cut. Diba kaya nga anatomy, diba? To cut apart, ana, tapos tomos, diba? Parang to cut. Kaya yung parang hiniwa-hiwa yung katawan para pag-aralan yung kada parts. Yung atom naman, atom, hiwa yung tomo or tom. Yung a, ibig sabihin nun, hindi. So, hindi naihiwa. Yun yung literal na meaning ng atom. Not divisible or indivisible. Hindi naihiwa yung atom. Yun yung ibig sabihin, yung hindi naihiwa yung element. Yung pinakamalit na yun na part ng element. Yun yung ibig sabihin ng atom. Okay? So, pag nakarating ka na doon sa pinakamalit na part ng, sa example natin, yung element na ginamit natin ay gold, nakarating ka sa pinakamalit na tuldok ng gold, tapos hindi mo na mahiwa kahit yung magic knife mo kayang hiwain kahit ano, hindi mo na yung mahiwa, atom ng gold yun. Okay? Yun yung ibig sabihin nila Democritus that time. Okay? Pero hindi tayo doon nagtatapos. Dapat yung part na yun, nagre-retain siya ng physical and chemical properties ng element na yun. For example, nadurog mo nga yung gold sa pinakamaliit na parts, pero napansin mo hindi naman siya kumikinang.
eh physical property ng gold kumikinang. So baka hindi ito gold yung nahihiwa ko ito, di ba? Dapat mare-retain yung kanyang physical and chemical properties. Chemical properties, sabihin natin yung kanyang melting point, boiling point, etc. Dapat na-retain pa rin kahit nasa pinakamaliit na part na yon na. Pag narating mo na yung part na yon, atom na yon ng element na yon. Okay? May trick question ako. Siguro napansin mo, atomic structure. Sir, pag sinabi atomic structure, ibig sabihin may parts. Okay? At kapag may parts, ibig sabihin nahihiwa yung bagay na yon. Yung isang bagay, meron siyang structure. So, ibig sabihin, meron siyang parts. At kung meron siyang parts, nahihiwa siya. Eh, sabi mo, yung atom hindi nahihiwa. Kanina lang, kakasabi mo, may dalawa siyang region. Yung nucleus, tsaka yung orbital shell. So, meron siyang parts. Nahihiwa siya. Tama. Nahihiwa ang atom. Sir, nalilito na ako. Sabi mo, ang meaning ng atom ay hindi nahihiwa. Yun yung literal na meaning niya. Pero as we progress, yung science nag-progress, naging modern, na-realize natin na yung atom na tinatawag natin, nahihiwa pa pala. Parang, yung mga scientist naman natin pinaniwala ang hindi nahihiwa yung atom. Pero habang tumatagal, na-discover natin na nahihiwa pa pala siya. So, in honor na rin sa tradition, hindi na natin pinaltan yung term na atom. Pero technically speaking, hindi na siya totoo. Hindi na totoo yung meaning niya, na yung literal na meaning niya. Okay? Atom, ginagamit pa rin natin kasi nakasanayan na natin. Pero, nadidivide ang atom. Okay? Hindi lang natin pinaltan as per tradition. Okay? Nakasanayan na. Okay, parang yung, saka na. Okay, lalayo tayo ng topic eh. Meron pa yung sa, basta current, di ba? Flow siya ng positive charge. Pero alam natin na sa circuit, ang nagpo-flow ay negative charge. Ayan. So, medyo maingay lang. No? If ever na nadidistract kayo, huwag na lang kayo manood. Joke lang. Ma'am, meron na kasing ginagawa sa labas. Eh, kailangan ko na mag-record talaga, di ba? Para naman makahabol kayo sa lesson. Di ba? Makapag-catch up kayo ba yung school nyo, napag-iwanan na pala tong topic na to tapos hindi nyo pa napapanood, di ba? So kailangan ko mag-upload na agad, so pardon me, sorry na lang kung merong maingay sa labas. Anyways, balik tayo doon. So malinaw yan ha, nahihiwa yung atom. Okay, is atom indivisible? Hindi ba nahihiwa ang atom? No, kasi nahihiwa siya. Alright, so ang atom ay electrically neutral, ibig sabihin wala siyang charge, hindi siya positive, hindi siya negative. Okay. Ikatlo, meron siyang electron, proton, and neutron. Sir, nalilito na ako. Sabi mo kanina, ang parts niya lang ay nucleus tsaka orbital shell. Ano yung electron, proton, neutron? Yung nucleus tsaka yung orbital shell, yun yung region. Parang body system. Pero yung mga organ doon, meron, di ba, marami. So, yung electron, makikita mo siya sa orbital shell. Yung proton at neutron, makikita mo siya sa nucleus. Okay, which brings us to our next topic, yung nucleus. Okay, meron siyang mga nucleon. Yung particles sa loob ng nucleus ay tinatawag na nucleon. Okay, so maraming uri ng nucleon, pero pinakasikat ay proton at neutron. Okay, proton at neutron. Yung proton ay positive charge, isang unit ng positive charge. So pag may dalawa kang proton, ilan yung positive charge? Tama, apat. Magjo-joke lang ako, F pa yung nagamit ko sa apat. Yan. Dalawa. Pag dalawa yung proton, positive 2 yung kanyang charge. Pag apat yung proton, hindi 4 yung kanyang positive charge. Pag 5 yung proton, hindi positive 5. Ganun kasimple. Okay, anong energy niya? Ang unit na ginagamit natin sa radiology ay electron volt. Kasi masyadong malaki yung joule. Di ba parang sa Radbio yata sabi, or anywhere. Di ba, tinan nyo na lang yung mga videos ko. Mary, yung joule kasi, siya yung talagang SI unit ng energy. Pero masyado siyang malaki, usapan natin dito atom. Parang kilometro tsaka sentimetro. Pares lang unit ng length. Pero pag magsusukat ka ng haba ng lapis, ang gagamitin mo ay centimeter, hindi kilometer. Kasi masyado malaki kilometer. In the same way, electron volt yung ginagamit natin na unit ng energy, kahit pwede naman joule, dahil masyado malaki yung joule para sa energy na meron yung atom. Okay? So electron volt, EV, maliit yung E, malaki yung V. Okay? At nilalagyan siya ng prefix na letter para i-describe kung gaano karami. Kunyari, kilo electron volt, KEV. Ibig sabihin nun, 1,000 electron volt. MEV, mega electron volt. Ibig sabihin nun, 1 million electron volt. Ganun lang. GEV, giga electron volt. Ibig sabihin nun, 1 billion electron volt. Parang ganun. So, ang energy doon ng proton ay 138 mega electron volts. Okay? Ayan, sinisipon na. Lamig. Yan. Pasko na ba? Yan. Lastly, it determines the identity of the atom. Okay?
So sabi natin kanina may parts, pero at the same time meron silang role na fino-fulfill sa as particle or as part ng atom. Okay? Ngayon ko lang na-realize, yung particle pala, para pa lang siyang part. O nga no, part. Particle. Part ng atom yung proton. Kasi particle siya. Okay, anyways. So, ano yung ginagawa ng proton? Okay? Ano yung trabaho niya na hindi makukuha ng iba? Hindi makukuha ng neutron, hindi makukuha ng electron. So, ang trabaho niya sa atom, siya yung nagsaserve na identity ng atom. Identity. Ano ibig sabihin nun? Para malaman mo kung anong element siya or anong atom siya, at titignan mo lang proton. Wala ka nang pakisa ng neutron, wala ka nang pakisa electron. Okay? Siya yung parang DNA. Siya yung name tag ng atom. Okay, paano mo masasabi kung anong element yung gamit yung proton? Simple lang. Bibilangin mo yung proton. Okay, pag isa lang yung proton, matic hydrogen yon. Okay? So, parang ganun. Example, isa lang yung proton niya, hydrogen yan. Eh, ba't may dalawang neutron? Tapos may dalawang electron, sabihin natin dalawang electron niya. Hydrogen pa rin ba yan? Oo. Eh, ito, proton, tsaka isang neutron, tapos isang electron. Hydrogen pa rin ba yan? Oo. Okay, try natin drawing. Okay? Gawin natin pula yung proton, okay? Pula yung proton. Yan. Allergic talaga ako eh. Sorry ha, pag nasingot ako. Yan. Tapos, lagyan natin ng orbital shell. Tapos, lagyan natin electron. Yan. Ganyanin lang natin. Yan. So, anong element siya? Hydrogen siya. Kasi ang hydrogen, basta isa yung proton, hydrogen yun. Okay? Paano pag dalawa proton niya, nabaliw? Di ba kumuha na isa pang electron? Hydrogen pa rin siya. Okay? Paano pag may extra siyang neutron sa katabi niya? Ayan. Anong element na siya? Hydrogen pa rin. Ganun kasimple. Okay? Wala nang debate yun. Hydrogen siya kahit anong mangyari. Bakit? Kasi ang magsasabi ko ano yung atom or element ay yung kanyang number ng proton. Okay? So, other term natin doon ay atomic number. Okay, yun na yun. If ever na hindi ka pa familiar, pag sinabi atomic number, yun yung number ng proton sa isang atom. Yun yung kanyang identity. Tingnan natin ulit itong table of contents. Yung periodic table of elements. Masasabi ko table of contents. Makikita mo H. Ay, sorry. Yung H sa taas. Ayan, meron siyang 1 sa taas niya. Kasi yun yung atomic number niya. Tapos, punta sa pinakakanan, itong yung He helium, may number 2 sa taas kasi 2 yung kanyang proton sa loob. Atomic number niya ay 2. Yung lithium, 3 yung kanyang atomic number, 3 yung kanyang proton, kaya may 3 siya sa taas. Ayan. Kung hindi mo makita, kumuha ka lang ng periodic table, 'di ba? Marami ka naman periodic table siguro dyan sa bahay or kahit sa internet. Number 3 yung lithium kasi may 3 siyang proton, matik 'yun pag 3 yung proton kahit ilan pa yung neutron ng electron, lithium siya. Kasi si proton ang batas para masabi kung anong element 'yon. Number 4, yung beryllium. Okay, ganun lang siya and so on and so forth. Okay? Alam, yan. Wala siyang ibang role, kundi yun. Mamaya babalikan natin yan kasi meron akong insight dyan na sobrang tindi na para sa akin binago nun yung buhay ko. Okay? Pero bago tayo tumalo sa neutron, magbigay ako ng isang extreme na example. Tignan niyo to. Sige, mamaya. Yung gold, kanina sinasample natin yung gold. Magbibigay ako ng example kung gaano ka-importante yung proton. Gold. Ang gold ay makinang, okay? Hindi siya basta luxury lang. Necessity siya. Kailangan natin siya sa modern technology. Lahat ng computer mo, yung mga chip na meron niyang gold. Okay? Kailangan siya kasi sobrang ganda niya mag-conduct ng electricity. Sa totoo lang. Ano pa? Kinakain niya yung gold eh. Sa Dubai, dahil mayaman yung bansa nila, ginagawa lang nila parang paminta yun. Okay? Lahat ng kinakain nila doon, mga mayaman, may gold na particles. Pwede siyang kainin, pwede siyang i-consume, edible siya. Tapos, yun, pwede siya storage of value, di ba? Pagka, kasi yung pera, humihina yan, di ba? Kunyari, yung kayang bilhin ng 1,000 mo ngayon, someday, hindi mo na kayang bilhin gamit yung 1,000. Okay, dati yung pamasahe, ganito, pero paglipas ng panahon, ganito na yung pamasahe, malaki na. So, pag nag-ipon ka lang sa banko, walang kwenta yon kasi, darating yung time na okay, inipon mo yung 1,000 mo sa banko, eh dumating yung time na yung 1,000 after 10 years ay parang piso na lang yung value. Di ba? Wala na siyang mabili. Di ba? Kasi masyado na mahal yung mabiliin someday. Eh di nagsaya ka lang ng pera sa banko pag may savings account ka. Sa totoo lang ha, financial advice na to. Hindi,
Actually, bawal magbigay ng financial advice kasi pwede ako makasuhan eh. Pagka hindi, pagka may sumunod tapos na pahamak doon. Pero ako lang nagsabi sa inyo, financial advice to, huwag kayong mag-save. Okay? Kasi nabagsak yung value pag nag-save kayo sa banko. Ang mayaman lang doon ay yung banko mismo. Kasi nagagamit nila yan para pautangan yung mga umuutang sa kanila at malaki yung interest. Tapos bibigyan ka lang ng bariya. Bechinko, ganun. Okay, so, yung gold, ginagamit siya ng iba para imbis na bumili sila ng ay mag-save sila sa banko, bibili na lang sila ng gold. Kasi habang tumataas yung presyo ng bilihin, tumataas din yung value ng gold. So parang na-store mo yung value niya talaga, hindi yung price. Okay? Parang na, yung, kunyari, naglagay ka ng 1,000 pesos, kayang, sabihin na, hindi, gato na lang, 100,000 pesos, kunyari, kayang bumili ng iPad Pro. Okay? Yung 100,000 pesos mo. Pero imbis na ilagay mo siya sa banko, bumili ka ng 100,000 pesos na gold. Someday, sabihin natin ang presyo ng iPad bigla ay 500,000. Sabihin, exchange to, basta makita nyo lang yung point. 500,000 na kunyari yung value ng iPad. Kung nilagay mo sa banko yung 100,000 mo, 100,000 lang yung pera mo pa rin. Sabihin natin lumago yun ng 10 pesos. Okay? Kasi binibigyan ka pa unti-unti ng banko. Walang-wala yun, hindi ka makakabili ng iPad. Dati, makakabili ka, pero nung time na kukunin mo na siya sa banko, hindi na makakabili. Pero kung binili mo siya ng gold, yung gold that time ay worth 500,000 na. So, kaya mo pa rin bumili ng iPad Pro. Nagigets mo siya. So, isa yung sa, kaya sobrang importante ng gold. Okay? Hindi lang siya nagpapatakbo ng ekonomiya, pinapatakbo niya rin yung modern science, yung modern technology, pinapatakbo niya rin. At talaga namang ang ganda niya, kumikin lang siya. Okay? Sobrang importante ng gold. Ngayon, lagi ko sinasabi, no, mag-isip tayo ng parang element naman na kabaligtaran niya. Yung sobrang pangit naman. Ayan, mercury. Diba? Yung mercury ay nakikita siya sa thermometer. Ewan ko kung naabutan niyo pa yon. Okay? Kayong nakikinig ngayon kasi di ba digital na yung mga thermometer. Pero kung nakapunta na kayo sa dark room ng Radtech laboratory niyo, makikita niyo may thermometer doon. Okay? Tapos, may parang fluid doon na something, di ba? Dati, nung ano kami, nung ako grade 6 o grade 5. Grade 5 o grade 6. Kasi magkaparehas na ng building yung grade 5 at grade 6 ko eh. Para tumawid ka lang, pero same building lang. So, hindi ko na maalala yung design kung itong room ba na to ay grade 5 ako o grade 6. Pero nangyari nung dati, may thermometer kami, pancheck ng body temperature, tinuturuan kami noong elementary. And kayo din naman siguro. Tapos, nung wala yung teacher namin, may water dispenser doon, naglagay sa baso ng hot yung kaklasiko. Tapos sinusaw niya yung thermometer. Pumutok, kasi hindi kaya ng thermometer niya, yung tubig na yun, yung temperature, pumutok, hindi kinaya yung pressure. So, nagkalat. Pero naturuan kami ng emergency case pagka may mercury na kumalat. Huwag na huwag mo hawakan. If ever mahawakan mo, hugas ka ng kamay, sabon, tapos report sa teacher. Ganun siya, yung mercury, pwede siyang makalason, okay? So, kadiri siya. Dapat, yung maximum precaution, i-observe pagka may natapon na mercury. Sinabi namin yung kay teacher, nagalit si teacher, pinalunok sa amin yung mercury, the end. De, joke lang. So, joke lang yun. Siyempre naman, inaskaso niyo yung kaklasiko, di ba? So, siyempre, may sermon, yan, may palo sa nguso, char. Yan. After nun, na-realize ko na sobrang pangit ng mercury. Parang, para saan ba yung mercury? Okay, ginagamit sa pag-ano ng temperature, eh meron naman ng digital. Di ba parang, ano, tapos nakaklason pa. Di ba parang, para saan ba itong mercury na to? Oo, nagagamit siya sa paggawa ng ibang substances, pero para namang makakagawa ka rin ng iba pang substance na may equal value ng ginawa mo gamit yung mercury. Di ba parang, walang kwenta yung mercury. Di ba? So, tingin natin, magkaiba yung mercury at gold. Yun yung point ko. Magkaiba sila. Pero alam nyo ba? Yan. Ang atomic number ng gold ay 79. Ang atomic number naman ng mercury ay 80. Tingnan natin sa periodic table. Yan. Kung makikita nyo, kung hindi mo makita, kumuha ka na lang ng ano, ng periodic table mo. Yan. So yung AU, aw, yan. Kasi ang Latin yata, hindi ako sure kung Latin, pero aurum. Aurum yung gold doon. So AU yung symbol ng gold. Tapos, mercury ay Hg. Okay? So, 79 yung atomic number ng gold, 80 yung atomic number ng mercury. Ano ibig sabihin nun? Ang pinag-aiba lang nilang dalawa ay isang proton. Imagine mo to. Sa akin, sobrang ano to eh, sobrang
sobrang tindi niya for me kasi imagine mo yung sobrang perfect na element na parang pag sinabing pinakamagandang element, gold talaga may isip mo. Dinagdagan mo lang ng isang tuldok lang ng positive na charge, positive pa. Di ba? Niligay mo sa loob ng nucleus niya, bigla na siya napak worst element ever. Parang, what? Naglagay ka, isang tuldok lang yung niligay mo doon, nasira lahat ng ganda niya. Nasira lahat ng kinang. Okay, imagine that. If ever naman na Mercury ka, tanggalin mo, ang pangit-pangit mo, tanggalin mo lang isang proton sa loob ng nucleus mo, bigla ka ng perfect na element, bigla. Bigla ka na naging perfect element na bigla. Parang, ha? Kalokohan ba to? Okay, bakit siya amazing for me? Kasi, ganun din yung tao for me eh, sa akin. Para sa akin yung tao, parang element lang din. Parang atom. Okay? May mga iba kang parts sa loob. Katulad nito, yung atom, may nucleus, may electron. Di ba? Pero, kung ang topic ay yung kung sino ka, anong identity mo, isa lang yung titignan mong part. Okay, kumbaga sa atom, walang kwenta yung neutron at electron. May kwenta sila, actually. May kwenta yung neutron sa radioactivity, yung electron para sa chemical property. Pero pag ang tinatanong ay, sino ka ba? Yung proton lang ang titignan mo. Wala kang paki sa neutron at electron. Distraction lang sila kahit ano pa mangyari sa neutron at electron. Hindi ka magbabago. May, yung atom, proton lang yung titignan mo para malaman kung sino siya. In the same way, ganun din yung tao eh. Meron tayong identity, meron tayong something sa loob na nagde-describe kung sino tayo. At kahit anong mangyari sa labas, hindi magbabago yun. Okay? Maraming beliefs sa mundo, pero ako as Christian, naniniwala ako doon sa sinabi ng Bible na deep inside, anong identity natin? Isa lang. Yan. Siguro akala nyo motivational to, pero hindi. Actually, masamang balita to. Di ba? Pag Christian, lagi sasabi, mabuting balita. Pero para sa akin, masamang balita yung karamihan ng meron sa Bible. Eh. Kasi tinatanim doon na spiritually, parang yun yung Bible na term, di ba? Pero kumbaga sa physics, eh, ayon sa proton natin, tayo ay dead. Yun yung identity natin. Sir, sabi mo dead, eh, nahinga ka, oh, nagsasalita ka nga, sir. Oh. Ako, nakikinig nga ako sa'yo, buhay ako. Oo, oh. Parang electron at neutron, epal. Pero yung totoong identity mo, yung proton, ang sinasabi nun, patay ka, dead. Tinan mo, someday, mamamatay ka rin. Kasi lumabas din yung totoo. Mamamatay ka. Karamihan ng Bible yung most portion ng Bible yung nasasabi, parang ito yung estado talaga ng mankind, dead. Hindi ka ba nagtataka? Kahit gusto mong bumait, hindi mo magawa. Di ba? Kahit gusto mong maging perfect na, hindi mo magawa. Gusto mong magsipag naman, hindi mo magawa. Gusto mong maging perfect yung exam, pero hindi mo talaga magawa. Gusto mong maging perfect na anak, hindi mo magawa. Perfect na magulang, hindi mo magawa. Gusto mong maging perfect na part ng society, hindi mo magawa. Bakit? Kasi ang reality, kahit anong pilit mo, kahit anong pagbabago mo sa neutron at electron, sa external, sa panlabas, yun yung identity mo, dead. Bigyan kita ng example lang. Kunyari, aso. Nakakita ka na ba ng aso nagsosolve ng calculus? Di ba, hindi pa? Pero sabi natin ganoon, may aso na hindi lang basta nakakapagsalita na parang tao, kaya kanyang kausapin, pero at the same time, kaya niya rin magsolve ng calculus, mas matalino pa sa'yo. Naiintindihan niya yung theory of relativity ni Einstein. Pero alam natin na kahit ano pang gawin niya, aso pa rin siya. Kahit hindi na siya tumahol habang buhay, kahit umasta siyang tao, kahit magsuot pa siya ng pantao, aso siya. Bakit? DNA niya ang sabi, aso siya. In the same way, ikaw, tao ka, kahit anong tahol mo, hindi ka magiging aso. Meow, 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 meow. Di ba? Hindi ka magiging pusa. Okay? Kahit lumipad-lipad ka pa dyan, tao ka pa rin, hindi ka magiging ibon. Kahit lumangoy ka pa sa dagat, tao ka, hindi ka isda. Kasi may identity ka. Meron kang fixed na identity na hindi magbabago ng kahit anong ginagawa mo sa buhay mo. Naintindihan niyo ba yun? Okay? In the same way, kung titignan natin siya sa spiritual side, ang paniniwala ko, we are all dead. Kahit anong gawin natin sa external, identity natin ay dead. Ngayon, yun yung ibig sabihin kaya namatay si, may namatay na Jesus of Nazareth when? Around 2,000 years ago. Okay? Namatay siya. Bakit? Ang sabi sa Bible, namatay siya. Anak siya ni God. Okay? And I believe na God siya. Namatay siya para magpalit tayo ng pwesto sa kanya. Siya yung life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Pero namatay siya. Kakaiba, di ba?
Saan ka nakakita nun? I am the way, the truth, and the life. Pero namatay. Kasi sa cross, nangyari yung pinakamatinding substitution ever sa kasaysayan ng universe for all eternity. Yung someone na hindi mamamatay, namatay. Para yung maniniwala sa kanya, na katulad natin, napatay, ay mabuhay. So parang ganito eh. Tingin natin buhay yung mundo, di ba? Buhay tayo lahat, ngayon nagkakatuwaan tayo dito. Pero si God, nakikita niya yung earth as, oh, ang laking cemetery naman ito, puro patay na sila. Ganun yung nakikita niya, ang dilim ng mundo, patay lahat, malaking cemetery lahat. Para mga zombie lang, gumagalaw lang tayo, pero sa paningin niya, patay tayong lahat. So ang ginawa niya, bumaba siya sa lupa. Siya yung parang imagine mo, ang dilim-dilim, tapos bigla mayroong ilaw, kasi pinanganak siya rito. Yung someone na may hawak ng life, which is life himself. For the first time ulit in history, di ba, kinerate si Adam eh, syempre light sila kasi maliwanag sila, buhay sila, pero namatay sila dahil sa pagsuway nila. Pero from that moment of history onwards, patay yung mundo. Malaking cemetery, puro zombie yung naglalakad. Madilim. For the first time, dumating light. Siya na yung nag-iisang man na buhay. Talaga. In the perfect sense. Pero namatay siya. So dumilim ulit yung mundo sa paningin ni God. Pero after 3 days, nabuhay ulit yung namatay na yun. Nagkaliwanag ulit. Bumangon siya mula sa patay. Tapos lahat na maniniwala sa kanya, ibibigay niya yung life na yun. So unti-unti, habang dumadami niniwala sa kanya, nagkakaroon ulit ng liwanag yung mundo. Unti-unti ulit nabubuhay yung mga tao. Lahat na naniniwala sa kanya, hindi na ulit makakatikim ng death. If ever na mamatay yung katawan nila, hindi yun magiging permanente kasi nga buhay yung totoong identity nila. No matter what. Pagdating sa scene, okay, sorry ah, sumisigot ako. Marami nang nagsasabi na, ah, dapat sumunod ka kay God para mapunta ka sa langit someday. Hindi totoo yun, kasi yung pagsunod ay external. Ang, kahit anong pagsunod mo, kahit mag-compute ka pa dyan ng calculus, kahit ang bite-bite mo pa, kung aso ka, aso ka. Kung hindi ka niya anak ni God, hindi ka niya anak. Pero, ang kailangan mabago sa iyo, identity. Anak ka ba niya? Kasi pag naging anak ka niya, hindi na mababago yun. Shit, talagang yung DNA niya na sa'yo. Pag tinanggap mo siya at naging anak ka niya, wala na, hindi na magbabago yun. Anak ka na ni God. Sir, ibig sabihin ba nun, pwede ako mag-sin up to sawa? Hindi. Di ba? Kasi kung naiintindihan mo talaga kung gaano kanya kamahal, ba't mo siya sasaktan? Di ba? Pero ito yung assurance ko sa'yo. If ever na mag-fail ka, ginawa mo na yung best mo, pero hindi mo talaga magawa, nag-fail ka, may assurance ka na pwede ka lumapit ulit sa kanya. Kasi hindi masisira yung pangako niya sa'yo na mahal ka niya, na anak ka niya. Parang kang tao na tumahol, katulad ng ginagawa ko kanina ng kabaliwan. Tumatahol ako, pero hindi magbabago yung pagiging tao ko. In the same way, yung righteous dahil sa blood ni Christ. Yung righteous dahil tinanggap si Christ. Kahit mag-fall, makakabangon ulit kasi hindi yun yung totoong identity niya. Para saan ganun? Hindi ka maliligtas ng good works. Paano ka maliligtas ng good works sa external yon? Ang problema mo ay hindi external, hindi physical, kundi internal. Yung puso mo sabog, patay, malayo kay Lord. Kaya siya na yung lumapit. Okay? Ganun siya ka-significant for me na nung naiintindihan ko yun, bigla, kasi ako, depressed ako yun. Hindi ako clinically diagnosed, kaya as much as possible, ayoko siyang gawing reason. Pero may times na nade-depress ako, nakikita ko na ba meaning ng life? Di ba? Para nakakatamad naman. Nagtuturo ako para matuto yung mga estudyante. Pero ano mangyari? Mamamatay din naman tayo lahat. Di ba? Parang sobrang down na down na lagi ako. Hindi ako makahanap ng strength para gawin yung mga dapat gawin. Wala akong makita motivation, pero knowing na, teka lang, naniniwala ako kay God eh. Inaral ko talaga yung Bible, inaral ko yung history, wala pa nakakap, sige nga, kung talaga hindi totoo yung Christianity, nasan yung katawan ni Christ, ni Jesus, nung, di ba namatay siya, tinago ng mga ano, mga apostle, pambira, Roman Empire yung kalaban nila, mapagtataguan nila yun. Naubos nga sila eh, di ba? Ginunaw, yung first batch nga ng mga disciples, pinatay ng mga Roman soldiers, tapos sasabihin mo, tinago nila. Roman Empire yung kalaban nila, paano nila matatago yun? Lahat meron silang records. Baon na baon nga sila sa utang sa tax eh. Kasi lahat pati yung tuldok ng barya nila alam ng mga Roman soldiers, tapos matatago nila yung patay. Imposible eh. Isa lang yung logical conclusion bakit namatay sila para doon. Nakita kasi taga nilang buhay. Nabuhay ulit si Christ. Wala akong pake, sabihin nila na I mean, evolution totoo, ganito yung Genesis. Eh, sige, mag-debate tayo up to sawa doon. Pero, ang patunayan mo muna sa akin, hindi totoong nabuhay si Christ from the dead. Kasi, yun yung hope ko. May nabuhay. For the first time in history, may nabuhay at hindi na ulit namatay.
Total siya yung sagot. Naniniwala ako sa balitang yun. Naniniwala ako sa kanya. Kapag mayroong someone na nabuhay mula sa patay, maniniwala ako kahit anong sabihin niya. At sinabi niya, isa sa pinaka-importante sinabi niya, babalik siya. At nandun yung hope ko. Nagagawa siya ng new heaven and new earth. Na wala ng tears, di ba? No more tears formula. Parang baby oil lang. Wala ng luha daw, wala ng pain, wala ng sickness, wala ng death. Lahat, naniniwala ko may trabaho pa rin doon, pero ang ganda ng environment. Naniniwala pa rin ako na may science doon, i-explore yung bagong universe. At mas masarap maging physicist someday sa new heaven and new earth na yon, knowing na katabi mo lang yung gumawa ng lahat ng yon. Naniniwala ako sa mas magandang heaven and earth from that man, Jesus Christ, na namatay sa cross at nabuhay ulit. Okay? Anyways, okay. Sobrang importante siya sa akin. Sobrang personal niya. Kasi para sa akin, doon ako nagkaroon ng light sa loob na hindi ko mahanap kahit saan. Nagawa ko na lahat eh. Di ba parang, okay, nakuha ko naman yung mga pleasure na gusto. O ganun, parang, teka lang, wala talaga. Empty, sobrang empty. Pero, nakita ko siya. Wala na akong hihilingin pang iba. Okay? Bukod sa makuwento ko siya sa inyo. Anyways, balik tayo sa Neutron. Okay? At, syempre, para makapag-focus tayo, yan, cut ko lang muna sa ganitong video. Yan. Tapos, balik tayo sa Neutron. Ayan, dito naman tayo sa Neutron. So, tulad ng proton, meron din siyang iba't ibang characteristics na dapat i-discuss. For example, yung kanyang charge, wala siyang charge. Okay? Yung proton ay may positive 1 na charge kada isang proton. Yung neutron, wala siyang charge. Okay? Technically speaking, dalawa lang yung charge, positive at negative. Okay? Kasi, may nagtanong sa inyo, ilan ang charge? Ilan yung iba't ibang type ng charges? Dalawa lang, positive at negative. Walang tinatawag na no charge talaga. Okay? Kaya lang mukhang walang charge yung neutron kasi deep inside, nahahati pa siya ulit. Okay, yun ang mga quarks. Yung mga quarks na yun, may kanya-kanyang charge. Pero nung pinag-plus-plus sila sa loob ng neutron, ang total ay zero. Kaya zero yung buong neutron. Okay, ganun din yung proton. Tingnan ko nga kung tama yung pagkakatanda ko. Meron mga up quark, down quark, strange, charm, beauty. Yan, mga ganun. May iba't ibang uri ng quarks. Pero si meron tayong titingnan na dalawa. Okay? Yung up quark tsaka down quark. Okay? Yung up quark ay may positive 1/3 na value. Yung down quark ay may negative 1/3 na charge. Okay? Value ng charge. So, si proton kasi, meron siyang dalawang up tsaka isang down. Okay? So, kung meron siyang dalawang up, ibig sabihin, meron siyang positive 1/3, positive 1/3. Ay, sorry. 2/3 pa ito, 2/3. 2/3. Yan, 2/3 tsaka isang negative 1/3, yung down quark. So, pag pinag-plus mo yan, 4 minus 1 over 3 equals to 3 over 3. Ayan. So, hindi ko alam kung kasha sa screen, pero ang total na charge ng proton ay 3 over 3, which is equals to 1. Okay, kaya positive 1 siya. Yung neutron naman, meron siyang dalawang down quark tsaka isang up quark. Okay? So, yung dalawang down quarks ay negative 1/3, tapos isang up quark na positive 2/3. So, 1/3, dalawang negative 1/3, ang sagot ay negative 2/3. Tapos, dahil may isang ang positive 2/3, yan, di ko lang kung kasha ako sa screen, di ba? So, ang mangyari niya, may negative 2/3, tapos may positive 2/3, edi ang kakalabasan ng n ay 0. Okay? Yan. Ang n ay 0. Kasi, pinag-plus-plus mo yung mga chargers na sa loob, kaya 0. Pero wala talagang 0 na charge. Nagkataon lang na yung positive at negative niya, nagpantay sa loob. Kaya, hindi siya, wala siyang charge tignan. Pero dalawa lang talaga yung charges, positive at negative. Yung upuan yun, gumalaw. Ang energy niya is slightly mas mataas kaysa sa proton, 940 mega electron volts. At ang kanyang role ay radioactivity, which is radioactive decay or radioactivity, which is didiscuss natin sa mga susunod pang session. Okay, basta yun yung role niya. This time, medyo complicated kasi at the same time, pwede rin namang makialam yung proton sa radioactivity. Pero ang main factor para sa radioactivity ay neutron. Okay? Orbital shell naman tayo. Okay? Tapos na tayo doon sa nucleus. Nandun yung mga nucleon at ang dalawang pinakasikat na example ng nucleons ay proton at neutron. Okay? Doon naman tayo sa orbital shell or electron cloud. Okay?
Yung orbital shell, makikita siya sa labas ng nucleus ng atom. Okay? Nakalimutan ko palang i-drawing yung atom. No? Ito, ilang beses ko sinabi na hindi ganito yung tsura ng atom, pero ito yung gagawin natin. So, meron siyang nucleus sa loob. Yan. At meron siyang orbital shell sa labas. Yung shell na yun, yan, pwede natin siya i-drawing as bilog. Depende kung ilan kailangan ng atom. Pero hanggang pito yung maximum. Okay? Yan, dalawa yung dinurawing ko, pero pwede pa yung maging tatlo. Hanggang pito. Okay? So, etong gitna, yung itim, yan yung nucleus, tapos may mga orbital shell. Sa nucleus, makikita yung mga proton-neutron. Okay? Yan, mga proton. Yan, tsaka neutron. Yan. Hindi, joke lang. Yan, neutron. Yan. Okay, tapos sa orbital shell, yung mga bilog-bilog sa labas, nasa labas ng nucleus, nandiyan yung mga electron. Diyan makikita. Yan, ganyan. Okay, para ganyan yung tsura ng atom. So, nasa orbital shell, or tinatawag ding electron cloud, mas tama nga electron cloud din, sa totoo lang. Nandun makikita yung mga electrons. Yung electron, kabaligtaran ng proton, kada isang electron ay may isang negative na charge. Ang energy niya, napansin nyo, KeV na lang, 1,000 electron volt na lang, hindi na mega electron volts, hindi na million electron volts. 511,000 electron volts lang. Sobrang liit lang ang energy niya. At anong trabaho niya? Siya yung nagdedetermine ng chemical property ng atom. Ano ba yung chemical property? Okay, another technical term na naman, chemistry, chemical, etc. Okay, minsan kasi parang masyadong complicated eh, no? Pagka nagdi-discuss tayo ng science. Pero ang chemical, ganito na lang, chemistry, gawin natin mga tao yung atom. Pag nag-uusap kayo, anong gamit nyo? Kunyari, di ba sabi ko nga, yung tao may proton, di ba? Para may identity siya, yung spirit niya. Kung ano yung spirit niya, buhay man or patay, yun yung totoong identity niya. Anak ba ni God yung spirit niya o hindi? Okay? Pero pag nag-uusap tayo, personally, hindi naman nag-uusap yung spirit natin, di ba? Ang nag-uusap dito yung body natin, yung ating bibig, di ba? O kaya pag nag-shake hands tayo, kamay, pag nagsutukan tayo, lumapatos ang uso mo, di ba? External parts natin yung nag-communicate. So, chemistry, more on, parang communication lang yan. Communication. Ew, may sipon ako. Yan, communication lang yan. Para i-study na siya, paano mag-communicate yung mga atom, paano mag-interact sa isa't isa. Bakit electron yung may kinalaman sa chemistry? Kasi sila yung nasa labas ng atom. Di ba? Kunyari, ito yung nucleus, tapos ito yung orbital shell, tapos may electron dito. Tapos ito, may electron din yung isa pang atom. Siyempre, magbabanggain dyan yung electrons nila, hindi yung nucleus sa nucleus nila. Kaya parang katawan ng tao, di ba, ang nag-uusap yung external parts natin. Okay, kahit sabihin mo yung utak natin yung nagsabi nung sasabihin natin, nagdumaan pa rin siya sa physical na parts ng katawan natin, sa bibig, tapos tumama sa tenga mo, na-process na. Okay? So, chemistry, para more on kung paano lang mag-interact yung atom sa atom. Okay? At electron ang bahala dun. Yung chemical properties niya, electron din. Mabilis ba siya mag-boil? Edi may kinalaman niya sa electrons niya. Mabagal ba siya mapunit pagka ginawa mo siyang edi elastic ba siya, etc. Lahat yon actually, physical property na yun eh. Pero yung mga chemical property niya, electrons, okay? Kung tanda nyo yung alchemy, di ba, pag nag-aaral kayo ng chemistry, nadidiscuss lagi yung alchemy. Actually, dahil sa alchemy, nung nag-fail yan, doon na uso yung chemistry. Okay, alchemy, para yun yung, ang pinaka-goal nila, hanapin yung elixir ng life, di ba? Or fountain of youth, di ba? Makahanap nung something na pag ininom mo, habang buhay ka, magiging immortal, o kaya magiging bata. Okay? At isa sa mga experiment nila, i-turn yung lead into gold. Okay? Yung lead ay copper pala yun. Yung tingga, yung kapag nagsisipa kayo, yung laro na sinisipa-sipa para umangat-angat, di ba tingga yun? Gusto nilang gawing gold yun. So, binoboil nila, nilalagyan nila iba't ibang dahon, iba't ibang chemical, iba't ibang tubig, iba't ibang liquid, iba't ibang gas. Okay? Inaapoyan nilang todo-todo. Hindi nila magawang ginto. Ang problema kasi doon, nalilimit sila ng electrons. Lahat ng ginagawa nila chemically, ang maaapektuhan lang ay electrons. E para mabago mo yung isang element, kailangan ang baguhin mo ay proton. At hindi marireach yung proton, hindi yan mababago ng chemical na process lang. Literal na bilyon dolyar yung kailangan. Yung US gumawa sila ng malaking machine, yung CERN, di ba? Yung CERN. Yan.
gumawa, ginastos na nila ng billion-billion dolyar para lang makapagpatama tayo, masira natin yung mga nucleus ng mga atom, di ba? Mahirap siya gawin. Okay, hindi siya madadaan sa pakululang. Kaya yung mga alchemist, yan, wala silang pag-asa. Naalala ko nung discover yung radioactivity, nasisira pala yung nucleus. Napasigaw yung isang scientist, isang physicist. Oh, we discovered alchemy. Parang gano'n. Tapos takot-takot sila kasi lahat nung naniniwala sa alchemy, pinapatay nung time na yun. For the love of God, don't mention that word again. Anyways. Ayun pala, pwede naman pala ma-turn yung lead into gold. Baguhin mo lang yung proton niya. Totoo. Okay. Ang problema kaya hindi natin siya ginagawa kasi yung kailangan mong gamit para magawa yung process na yun ay mas mahal pa compared sa gold na makukuha mo. Okay? Kaya wag, bumili ka na lang ng gold, di ba? Mag-mina ka na lang. Yan. So, that's it. Okay? Natapos na natin itong subtopic na ito, atomic structure. So, pwede na tayong tumalon sa atomic mass. Okay. Dito na tayo ngayon sa atomic mass. Okay? Hindi ito yung ginagawa ng mga Katoliko pagkalinggo. Okay? Yan. So, corny, di ba? Basta hindi siya weight. Okay, magkaiba yung mass at weight. Alam na natin yan, di ba? Pagtingin mo pa rin pares yung kilogram at yung weight, mali ka na agad. Kasi ang kilogram ay unit ng mass at ang unit ng weight ay pounds. Okay? Magkaiba sila. So, maraming way para ma-express ang mass. Okay? Tulad ng energy, pwede siya ma-express ng joule, ng erg, ng electron volts, ng calorie. Yung length, pwede siya ma-express in meter, centimeter, kilometer, di ba? Yung etc., di ba? Yung mass, pwede rin siya ma-express in other ways. Pwede siya ma-express in several ways. So, yung apat yun ay kilogram, yan, atomic mass unit, meron pang cursor. Yan, atomic mass unit or AMU. Atomic mass number, tsaka relative mass. So, para mas mag-gets natin siya, try muna nating tignan yung kilogram, okay? So, kilogram, malamang pag mass, kilogram naman talaga yung ginagamit natin. Ang problema sa kilogram, masyado siyang malaki para sukatin yung mass ng mga subatomic na particles. Pag sinabing subatomic, ibig sabihin mas maliit sa atom, di ba? Or nasa loob ng atom, mas maliit pa sa atom na particles. Subatomic particles, proton, electron, neutron, masyado sila maliit para sukatin ng kilogram. In the same way na yung joule, masyadong malaki para masukat yung energy ng subatomic particles. Yung kilogram ay masyadong malaki para sukatin yung mass ng mga subatomic particles. Pero kung interesado ka, ang mass ng electron ay 9.109 × 10⁻³¹. Okay? 1.673 × 10⁻²⁷ naman kapag proton at pag neutron ay 1.675 × 10⁻²⁷. Okay, ano ibig sabihin na? Tinan nyo kung gano'ng ka-corny gumamit ng kilogram as unit. Okay? Ang mass daw ng electron ay 9.109 × 10⁻³¹ kilograms. Yung negative 31 ibig sabihin na yan yung scientific notation niya. Tatry kong gumawa ng video or ng playlist ng mga mathematics ng RadTech. Okay, para yun, scientific notation, logarithm, para sa optical density, di ba? Ano pa ba? Yung mga fraction, mga inverse square law, yung mga computation, etc. Di ba? Try kong gumawa ng playlist for that. Pero ngayon, i-assume ko na alam mo yung scientific notation na pag ito yung scientific notation niya, pero pag gagawin mo siya normal na number lang, yung typical na number na alam natin, para magawa mo yun, dahil negative 31 yan, i-move mo papakaliwa yung decimal point. Ayan, kung hindi mo nakita, ayan, ayan. May sound effects tayong libre, no? Ayan. I-move mo siya sa kaliwa, kasi negative 31 eh. So, pag negative, ikakaliwa mo siya para mabalik sa normal. Pagka positive siya, i-move siya sa kanan para maging normal. At dahil baligtad yung image, baligtad niya pala itong camera, okay? I-move mo siya pa kaliwa. Yan, ewan ko, naka-mirror yata itong video na ito. Basta pa kaliwa, yung pag magsusulat ka, di ba? Pa kaliwa, kung gusto mo ibalik sa normal yung exponent, kapag negative siya. Pag positive naman siya, kunyari, positive 31 yan. E di, ang movement niya ay pa kanan, 31 pa kanan. Okay? Pero dahil nga negative siya, pa kaliwa. 31 times. So, 1. Oh, sir, wala na. Wala na yung move. May 30 pa tayong motion or movement pa kaliwa. Papalitan natin yun ng 0. Dahil 30 yun, 30 na 0 pa kailangan natin. Excluding tong bag. Ayan, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9109 kilograms. Pagka hindi naka-scientific notation, ganyan yung itsura ng mass ng electron in kilograms. Kita nyo kung gano'ng ka-hassle. Ay, sorry. Gano'ng ka-hassle gamitin yung kilogram. Yan. Nahampas ko yung aking kapihan. Yan. Sa CBTL. Yan. If nagtataka kayo kung anong church ko, Victory ako, Victory Christian Fellowship. At partner nila yung CBTL. Yan. The Coffee Bean and Tea Leaf. Yan. Kapartner nila para sa pag-provide ng scholarship sa mga deserving na students. Okay, kaya dati nag-Starbucks ako pero yan, nag-Coffee Bean na lang ako para to support. Kasi portion ng kanilang profit ay napupunta sa scholarship ng mga students, Filipino students. Okay, so, ayun. Pag sinulat mo naman yung, eto sa proton na 1.673 times 10 negative 27 kilogram, tama ba? 1.67, yan. Proton naman, 1.673 times 10 raised to negative 27 kilogram. So, chuk! Tapos may 26.0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kakahingal. Ang kape pa. 1,673 kilogram. Yan yung mass ng proton. Tapos, ganyan lang din, number na 0. Yan. Copy-paste lang. Ganyan lang din. Tapos, 1,675 kapag ka-neutron. Okay? So, hindi naman nagkakalayo yung mass ng electron at neutron. Pero yung electron at yung proton at neutron hindi nagkakalayo. Yung mga nucleon, hindi sila nagkakalayo ng mass. Pero yung nucleon tsaka yung electron, magkalayo na magkalayo. Negative 31 yung sa electron, negative 27 sa nucleons, yung proton at neutron. Ang laki nun, kasi negative 31. Yan, negative 31 tsaka negative 27. Ang difference nila ay 4 decimal places. Yan, 4. Tama, di ba? 27, 29, 30, 31. 4 decimals, or as you can see, 0, apat na 0. 4 zeros yung pagitan nila. So, parang kinumpir mo yung 1, tsaka 10,000. Kasi yung 1, walang 0 yun, di ba? Tapos, dagdagan mo na apat na 0, 10,000. Kumbaga, sa isang proton, may 10,000 na electron. Ganun yung difference ng kanilang magnitude. Hindi naman talaga yung difference ng bigat nila kasi pag sa totoo na parang times 2000 lang yan eh. Okay? Parang ganun. O times 1800 something. Ayan. So, ganun kalaki yung magnitude ng difference ng electron at proton at electron at neutron. Okay? At dahil at hindi conventional yung kilogram para gamitin as weight, okay? Try naman natin yung atomic mass number. Okay, and then relative mass na lang. Sir, bakit hindi pa atomic mass unit? Kasi lumang notes ko to. Okay. Ngayon napansin ko na parang mas madali kapag inuna mo natin yung relative mass. Okay? Kasabi ko lang kanina na mas maliit yung electron compared sa proton, yung kanyang mass. Maliit din yung electron compared sa neutron. Pero yung proton at neutron magkalapit. So, try natin na sukatin yung mass nila, hindi kilogram ang gamit, kundi relative mass. Parang relative in relation, in comparison, compared sa isang particle, gaano kalaki yung mass ng isa. Okay, kung i-assume natin na yung electron ay may mass na 1, ilang electron kaya para makuha mo yung mass ng isang proton? Sabi dito, 1,836 na proton, ay na electron ang kailangan mo para makabuo ng mass ng isang proton. Yun yung parang relative mass nila. Tapos 1,838 na electron para makagawa ng mass ng isang neutron. Okay? Yan. Kinat ko ulit. May ginawa lang ako saglit. So, ganun. So, relative mass yun. Yun yung ibig sabihin ng relative mass. Kung masyadong malaki yung kilogram, pwede nang tingnan natin yung relative mass nila. Ang proton ay parang 1,836 times ng isang electron. Okay? Ay, 1,836 times ng electron. Yung kanyang mass. 1,838 naman pagka-neutron. Okay? Ganun kaliit yung electron. Parang 2,000 times yung difference nila sa mass. Okay? Doon naman tayo sa atomic mass number, yung number 3. Yan. Last na natin yung atomic mass unit. Atomic mass number. Ayan. Since pansin nyo na parang tuldok lang naman talaga yung mass ng electron compared sa mass ng proton at neutron. Okay? Since parang ganoon lang kaliit. What if ang bilangin lang natin kung ilan yung proton at neutron? Okay? For example, eto.
Since negligible, sobrang liit lang naman mass ng electron, halos wala na, di ba? Try natin na mass na lang ng proton. Bilangin natin kung ilan yung proton at neutron. For example, ito. Ayan. Meron tayong proton. Tapos, may umiikot sa kanya na electron. Isa. Ayan. Ilan yung proton niya? Isa lang. Okay? So, ang ilagay natin ay 1. Ayan. Ngayon, try natin. Ito naman yung do-drawing natin. May proton. 2. Tapos, may electron na 2 din. Sir, bakit kung pag isa yung proton, isa lang yung dinodrawing mo electron? Pagka 2 yung proton, 2 dinodrawing mo electron. Kasi electrically neutral yung buong atom. Okay, wala siyang charge. Ibig sabihin, kung ilan yung proton, ganun karami dapat yung electron. Pantay dapat sila ng charge. Okay, electrically neutral. Pero syempre, nagbabago yun, depende sa environment. Minsan natatanggalan ng electron, minsan nadadagdagan. Pero kung iwan mo sila mag-isa, electrically neutral sila. So ganyan, bilangin lang natin kung ilan yung ano. Yung proton, 2 yung proton. So atomic mass number niya ay 2. Yung kanina, 1. E paano sir, pagka ano, may isang proton, tapos may isang neutron. Okay? Tapos syempre, dahil isa yung proton, para maging neutral yung buong atom, kuha tayo ng isang electron lang. Anong atomic mass niya? Atomic mass niya ay 2. Ganyan na lang, bilangin natin, may isang proton, may isang neutron. Sila lang naman yung mabigat talaga, 2 yung atomic mass niya. Yun yung atomic mass number. Ganun kasimple. Okay? Yan. So, yan. Yung yan. Makikita nyo, number 0 pag electron, hindi na natin siya kinakount. Pagka proton, consider natin as 1. Pag neutron, 1. So, pag sinabi may atomic, ay, may proton siya na 4, tapos 2 neutron, atomic mass number niya ay 4. Ay, 6. 4 yung proton, tsaka 2 neutron. So, 6. Meron siyang 5 proton, 5 neutron, at the atomic mass niya ay, atomic mass number niya ay 10. Okay? And lastly, atomic mass unit. Para lang siya pinagsamang atomic mass number tsaka relative mass, okay, tsaka kilogram. Basta tingin ko kasi hindi na siya significant kasi masyado mahabang discussion to. Naghahanap talaga ako ng way para discussion na mas maigsi. Basta makikita namin sa isotopes ng carbon, okay, yung most abundant na isotope, etc., etc., etc. Basta sabi nila, pwedeng para pinagsamang atomic, parang relative mass lang din siya, pero imbis na ipag-compare ay electron, proton, neutron, ang pinag-compare ay lahat ng isotopes ng lahat ng elements sa periodic table. Hinanap nila yung pinaka-common na isotope doon at napansin nila pinakamarami ay carbon 12. So dinivide na lang nila yon, okay, hanggang sa makuha nila yung atomic mass unit, ganun, etc. So atomic mass unit 000 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
significant for us as radiologic technologists. So, wala tayong pake doon. Basta may kinilaman siya sa 1 over 12 ng mass ng carbon 12 na atom na sobrang abundant ng isotope na yun. Okay, isotope. Sir, ano ba yung isotope? Mamaya, didiscuss natin sa nuclear arrangement. Ayan, isotope. Ayan. So, ganun lang. Na-discuss natin atomic mass. Sir, okay, nagbabasa kasi ako at minsan, ang binabanggit lang ng author ng libro ay atomic mass. Hindi niya sinabi na atomic mass in kilogram, atomic mass na unit, atomic mass na number, or atomic mass na relative mass. Ano yung ibig niya sabihin doon? By default, tandaan niyo ito mabuti ha, by default, pag sinabi lang na atomic mass sa libro, ang tinutukoy niya doon ay yung pangatlong number dito, yung atomic mass number. Okay, tandaan niyo yan, unless sabihin niya na hindi. Kunyari, sinabi ni nung author ng libro na the atomic mass of this hydrogen isotope is 3. Atomic mass number ito tinutukoy niya doon, unless sabihin niya na iba. Okay, so ganoon na lang, para hindi kayo malito pag nagbabasa kayo. By default, ang sinasabi nating atomic mass ay atomic mass number. Okay, so ito yung summary. Pwede na tayong tumalun ngayon sa atomic arrangements na sobrang haba. Okay, try ko kung mapapaiksi ko yung video for this. Okay, see you sa, ayan, talun na lang kayo sa next na section. Ayan, atomic arrangement, mali yata yung turo ko kanina section. Dito yata, eh, basta. Ayan, atomic arrangements. Ayan, natunog yung aking chair. Ayan. Yan, pag may narinig kayong natunog-tunog, yun yun. Okay, so sabi ko nga kanina sa introduction ng video na to, nahahati to sa dalawa, electron arrangement at nuclear arrangement. Kasi yung electron, di ba, marami siyang shell, di ba, sabi ko nga kanina, maximum 7.
So, depende pa yung arrangement nila ito. Kung ilang electron dito, ilang electron dyan, ilang electron social na to, ilang electron social na yan. Okay? So, iba yung rules nun, tsaka yung rules ng electro, ng arrangement ng proton at neutron sa loob ng nucleus. Kaya nahati ito sa dalawa pa, itong atomic arrangement na to. Okay? Dumaan tayo sa electron arrangement. So, meron tayong hanggang pitong orbital shell lang. Okay? Yun yung kanina ko pa sinasabi. At ang unang-unang letter, eh, dinedesignate natin sila sa letters at numbers. At ang unang-unang letter ay K. Ano ibig sabihin dun? Kunyari, ito yung nucleus. Itong itim na to. Gawin ko na nga lang ganito. Ang tamad ko eh. No? Kunyari, yun yung nucleus ng atom. Yung orbital shell, magdodrawing tayo. Okay? Depende sa atom kung ilan yung electron niya eh. Kung ilan yung electron niya, gano'ng karami orbital shell. Pero sabihin natin na itong atom natin ay may tatlo lang. Okay? Yung letter, yung label ng kada shell, meron sila specific. Okay? Yung pinakamalapit sa nucleus, yung pinakaloob ay letter K. Yung kasunod niya ay L, M, kung meron pa, edi N. Kung meron pa, O, P, Q. Ganun lang. Okay? So, lakihan natin tong N. Kasi malaki naman talaga dapat yung letters. Ayan. So far, kahit yung mga artificial na atom na tayong mga tao gumawa, hindi siya naturally occurring. Hanggang pito lang talaga yung nakikita natin na shell ng atom. Sobrang laki na kapag ng atom na lagpas ng... Kahit nga pito lang yung shell nila, laki-laki na ng mga atom na yun eh. Okay? So hanggang pito lang yung shell natin. At ang unang-unang atom, orbital shell, yung nasa pinakaloob ay letter K. Ang pinakalabas, yung pampito ay Q. Okay? Kung dalawa lang yung shell ng atom na yun, di K at L lang yung meron siya. Okay? Laging ganun. Sir, bakit K? Hindi ko alam kung nasama ko to sa PDF na to ah. Yung nag-device kasi nito, si Charles, okay? Basta makikita nyo na lang sa PDF. Ang akala niya kasi, nung na-discover niya tong shell na to nung isang atom, yan yung K, akala niya hindi pa yan yung pinaka-innermost na shell. Pinaka na, most pa, no? Akala niya hindi pa yan yung innermost shell, hindi pa yan yung pinaka-loob na shell. Sabi niya, baka naman may discover pa kayo sa loob na shell. So for that reason, sabi niya, sige, ayokong pangalanan to ng letter A. Okay, kasi baka may mas nasa loob pa. Anong, ano pa bang ilalagay mo bago yung A? Wala na. So, K na lang para yung A to J, A, B, C, D, F, G, H, I, J, ay maging reserva kung sakali may makita pa kayong sampu sa loob. Okay, na shell. Ang problema, as history goes by, nalaman nila na yun na yung pinakaloob na shell. Okay, eto na yung pinakaloob na shell. Yung na-discover niya na shell na yun, yun na yung pinakaloob na shell ng atom na yun. So, as kung, yun nga, nakasanayan, di ba? Hindi na natin pinultan, K-shell yung pinaka-innermost, pinakaloob na shell ng atom. Okay? Pwede rin number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Sa totoo lang, kung papalalimin natin yung topic na ito, may mga tinatawag tayong quantum numbers, okay? Principal quantum numbers, angular, ganun. Okay? Hindi na natin siya kailangan alamin. Pero, pag sinabing principal quantum number, napaka-technical na term na principal quantum number. Di ba parang principal quantum number? Principal quantum number. Ang lalim, masyadong malalim. Ibig sabihin lang, pang ilang number siya ng shell. Yun na lang. Okay? So, yung K ay number 1. Yan, 1 yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun lang yun. Okay? Pag may sabi kayo principal quantum number, yun lang yun, pang ilang shell siya. Okay? Pag siya yung pangatlo mula sa loob, number 3. Pag pang-apat, edi 4. Okay? At kung gagawin mo letter yon N. Okay, ganun na siya kasimple. Okay, so yun yung mga label na pwede mong ipangalan sa mga orbital shell. Ngayon, bago tayo mag-usap ng arrangement ng shell, nasabi na natin yung pangalan muna ng mga shell. Okay, bago tayo mag-usap pala sa arrangement ng electrons, napangalan na natin yung mga shell. Ngayon, meron din tayong mga rules na dapat sundin. Isa sa mga rule na, actually, sobrang dami. Okay, dahil maraming quantum numbers, maraming rules, pero dahil lang goal lang natin ay yung nakaka-relate tayong mga radtech. Dalawa lang tayong rule na i-discuss natin. Okay, meron pang Heisenberg's uncertainty principle, yan, Pauli's exclusion principle, marami pang iba. Pero as radtech, yung 2n squared tsaka octet rule na yung kailangan natin malaman. Okay, ano yung 2n squared? Yung n, yun yung principal quantum number. Okay, yun yung kanina ko masasabi. Principal quantum number or the orbital shell number. Okay, ano yung ibig sabihin ng 2n squared? Okay. Pag sinabing 2n squared, ayan, anong ibig sabihin ng rule na to? Itong rule na to, ang sinasabi niya, kung ilan lang yung maximum na number ng electron sa isang shell.
Okay, for example, letter K na shell, yung K shell. Yan, K shell. K shell in the oceans. Yan, K shell. Pag ilan ba siyang shell? Anong quantum number siya? Principal quantum number. Ano yung N is equals to 1. Okay, kasi siya yung unang-unang shell. Okay? So, ang K shell, ang principal quantum number niya ay 1. Okay? Gamit yung 2N squared na rule, syempre, mauuna yung squared bago yung times 2, ha? Tandaan niya yan. So, i-square natin to, itong 1, i-square natin yan, 1 squared, ang sagot ay 1. Ngayon, na-square na natin siya, yung times 2 naman natin, times 2 is equals to 2. Okay, ibig sabihin, yung K shell, ay kaya niya lang maglagay ng dalawang electrons. Yun yung ibig sabihin ng 2n squared. Ang rule na 2n squared ay inuutusan tayong sabihin kung ilan lang yung kaya ng shell na yun na dalhing electron. Okay? For example, okay, bago tayo mag-compute pa ulit, ang gagawin natin, uulitin ko yung aalamin mo yung quantum number niya, yung n, then squared mo siya, and then times 2. Yan yung pagkakasunod-sunod na step. Okay, kunyari, sa L shell, yung L shell, okay, anong quantum number niya? Okay, ano yung quantum number niya? Principal quantum number? 2, kasi pangalawa siyang shell. Then, squared mo yung 2, 4, times 2 mo, 8. So, 8 electrons yung kaya ng L shell na dalhin sa loob niya. Yung M shell, ang quantum number niya ay 3, squared mo yun ay 9, times 2 mo ay 18. Yung N, ang quantum number niya ay 4, squared mo yun ay 36, times 2 mo ay 52. So, kaya niya magdala ng 52 na electrons. Okay, tama ba? 4, mali. 16. Okay, 32. Sabi ko, may 52 ba? Okay. Para mali yung 52 ko. Yan, 32 na electrons yung kaya ni N shell. Kasi 4, yung kanyang quantum number, square mo 16 times 2 ay 32. Yung O, 5, 25, so 50. Okay, 15 electrons. Si P, yan, si P ay 6, 36, yan, 72. Okay? So, si Q, dahil lang kanyang quantum number is 7, squared mo yun, 49 times 2 mo ay 98. Okay? Tama. 7 squared 49, 98. Yan. So, ganun karami yung electrons na kaya nilang dalhin. Naintindihan ba? Yan. So, yun yung 2n squared. Ngayon, yung octet rule naman, para susundin natin yung 2n squared at the same time, susundin na natin, din natin yung octet rule. Ang sabi dito, octet, ibig sabihin 8. Kung ano mang shell yung pinakalabas ng atom na yun, kasi di ba hindi naman lahat ng atom, pitong shell lang meron siya. Minsan, isa lang. Kasi, ito lang yung kailangan niya. Ganto lang naman karami yung electrons niya. Minsan, umabot ng N. Kasi, ganto karami yung electrons niya. Okay, basta kung ano man yung pinakalabas na shell, bawal lumagpas ng 8. Okay, 8 na yung pinakadulo nun. Naintindihan ba? Okay, bigyan ko kayo ng example. Okay, so, sorry, nasigot ako. Yan. Yung example natin, hydrogen. Okay? Yung hydrogen, sabi natin, hindi ko na i-drawing yung neutron, ha? Basta itong bilog na to sa nucleus ay proton. Okay? Tapos, isa lang yung electron niya. Okay? Ito ay K-shell. At, kaya ng K-shell maglagay ng dalawang electrons kasi 2n squared. Number 1 siya na shell, squared mo yun, 1, times 2 mo, 2. So, kaya niya hanggang dalawa. So, hydrogen, isa lang yung electron, so ganyan siya pag nirodrawing. Kapag naman helium, ang helium ay may dalawang proton. Okay, so kailangan niya ng dalawang electron. Okay, ito yung unang electron niya. Gagawa pa ba siya ng bagong shell para sa ikalawang electron? Hindi na. Kasi yung K shell, kaya naman ng dalawang electron. Okay, paano pag lithium? Okay, meron siyang tatlong proton sa loob. So, yan, tandaan niyo may neutron pa ito pero hindi ko na sasama. Kasi hindi pa naman siya importante. Okay, so kailangan niya ng tatlong electrons. 1, 2, ganito ba gagawin natin? Diyan natin ilalagay yung electron na pangatlo? Hindi. Bakit? Kasi sa K shell, yung electron na yan. Eh, dalawa lang yung kaya ng K-shell, sabi ng 2n squared. So, gagawa tayo ng bagong shell. Okay? Yan. Doon natin ilalagay yung electron na pangatlo. Naintindihan ba? So on so forth, makakarating tayo sa neon na merong 10 proton, 10 protons sa loob ng kanyang nucleus. And then, yung una niyang shell ay K-shell, kaya ng dalawa. Okay? So, dyan natin ilagay yung dalawa. Tapos yung 8, ilagay natin sa L shell. Sir, kaya ba yan? Kaya yung 8 sa L shell? Oo. Kasi ang L shell ay pangalawa, squared mo yun ay 4 times 2, 8. So, kaya niya yung 8 electrons. So, paano pagka 11 yung protons? Gawin natin 11 yung proton.
So kailangan niya 11 na electrons. Okay? So saan natin ilagay isa pa? Dito ba? Hindi pwede. Kasi hanggang 8 lang 'yon kaya ng L shell sabi sa 2n squared. So gagawa tayo ng M shell at doon natin ilalagay isa pa. Okay? Naintindihan ba? Ito ngayon yung problema. Okay? Sa periodic table natin, ayan, nasa na yun. Sinisipun ako yun, no? Ito yung problema ngayon. M shell. Meron siyang, ilan yung kaya ng M shell? Tatlo yung, pangatlo siya na shell, K, L, M. Squared mo ay 9, times 2 natin ay 18. Okay? So, ang kaya niya ay 18. Okay? Pero kunyari, 18. Okay? Punta tayo sa potassium. Ayan, yung letter K. Nasa green, sa kaliwa. Katabi ng 4. Ang kanyang atomic number ay 19. Yung potassium. Okay? So, gawa tayo ng bagong drawing. 19 daw yung kanyang atomic number. Ang symbol ng atomic number ay Z. Okay? Ang atomic number daw niya ay 19. So, meron siya 19 na proton. Okay? So, drawing natin siya. Kaya ito yung nucleus. Sa K shell, may dalawang electrons. Okay, 1, 2. Sa L shell, pwede tayo maglagay ng 8. Kasi sabi ng 2n squared, kaya ng L shell yung 8. Okay, so doon na lang natin ilagay yung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ilang electrons na nalagay natin? 10. Okay, gawa tayo ng M shell. 19 yung electrons. 10 pala nalalagay natin. So, try natin ilagay yung sham dito sa M shell. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sir, kaya ba ng M shell yung 9? Oo, kasi ang kaya ng M shell ay, since pangatlo siyang shell, squared mo yan, 9 times 2, 18. Kaya niya 18. 9 lang naman yung nilagay mo. Pero bakit siya mali? Kasi nasunod niya nga yung 2n squared, pero hindi niya nasunod yung octet rule. Sabi, kung ano man yung pinakalabas na shell, dapat hanggang 8 lang siya. Yun na yung maximum niya. Eh, siya yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, siya yung pinakalabas na shell. So, kahit kaya pa niya mag-contain ng lagpas 8. Since siya yung pinakalabas na shell, hindi pwedeng mayroon siyang sham na electrons. So, mangyari, tatanggalin natin yung isang electron. 8 lang dapat sa M shell. Kahit kaya pa niya ng isa pa. Para lang masunod yung octet rule. Saan natin ilalagay yung extra electron? Gagawa tayo ng bagong shell, yung N shell. N shell. Okay? And then, lalagay natin doon yung isa pang electron. Na-satisfy yung 2N squared. Kasi ang sinasabi ng 2N squared, ilan yung maximum nung shell na yun. Pero at the same time, ibabalance mo siya sa octet rule na dapat hindi lumagpas ng 8 doon kung sakaling siya yung pinakalabas sa shell. So, na-satisfy. Ito yung drawing ng atomic structure ng potassium. Okay? So, yun. Yun yung ibig sabihin ng 2N squared. Pauli's exclusion principle, Heisenberg's uncertainty principle din natin kailangan na sa radtech. Okay? Ngayon, yan, break lang muna. Yan, cut ko lang saglit tong video. Yan, balik tayo sa kasunod na mabilis na naman to. Okay, kakat ko lang tapos periodic table tayo. Inom lang ako tubig. Ayan, so balik na tayo dito. Periodic table, okay? Yung periodic table, ito yung itsura niya. Okay, kakaiba siya. Pero may dalawa yung parts na importanteng malaman mo sa radtech. Yung kanyang period at yung kanyang group. Papansin mo sa pinakakaliwa, may nakasulat na period tapos may arrow pababa. Ayan. Tapos meron ding group sa taas, di ba? Tapos pag pa-horizontal yung arrow niya. Sinasabi kasi doon na mula yung horizontal, okay? Mula sa kaliwa, okay, papunta sa kanan, yun yung mga groups. Group 1, group 2, group 3, hanggang group 8. Okay, group 8 tong sa pinakadulo. Ayan, yung noble gases. Period naman yung pababa. So, yung pinakataas ay period 1, period 2 yung pangalawa sa taas, pababa na pababa hanggang period 7. So, meron tayong period na 7, period 7, tapos group na hanggang 8, group 8. Okay? So, mapapansin nyo, ayan, meron tayo, yan, meron tayong pattern na parang kakaiba. Sir, bakit hindi nilang siya gawing parang fixed na rectangular na box lang? Bakit ganyan pa siya? Kasi may reason kung bakit sila pinagsama-sama ganyan. Nung ginawa natin periodic table, parang pinagsama-sama natin sa isang group yung mga parehas yung chemical reaction. Di ba sabi nga natin yung chemical reaction na may kinilaman sa electron? Kaya nasa electron arrangement tong topic na to eh. Pansin natin, kunyari, yung hydrogen, yan, nasa pinakataas, nasa group 1, period 1. Yung hydrogen,
parehas na parehas siya ng lithium, which is nasa baba niya, yung Li. Parehas din si lithium hydrogen kay sodium, tsaka kay krypton, kay rubid, eh, krypton, potassium, porket kay yan, nasan yung KR na yan, krypton, pahamak ah. Ayan, nandun sa group 8. Yan, magkahanay lang sila. So, yung hydrogen, yung lithium, yung sodium yung na Na, yung potassium na K, yung rubidium na RB, yung cesium na CS, tsaka francium na FR, pare-pares lang sila ng chemical reaction. Ganon din yung helium, neon, argon, krypton, xenon, tsaka riboxenon, dito ko lang, tsaka radon. Yan, puro ON sila, di ba? Bode sa helium. Yan, neon, argon, krypton, xenon, tsaka radon. Pare-pare sila ng chemical reaction. Sa group 7, yan yung mga halogen group. Halogen. Pag nasa group 7, halogen sila. Kung familiar ka sa technique, di ba, silver halide crystal. Silver, dinikit mo sa halide, which is halogen na element. Ibig sabihin, nasa group 7 na element. Katulad ng bromine tsaka iodine. Yan, if familiar ka sa technique. Anyways, sa group 7, mga halogen, yung fluorine, chlorine, bromine, iodine, tsaka astatine, pare-pares din sila ng chemical reaction pagka nag-react sila. So, yun yung ibig sabihin ng group. Pinagsama-sama nila. Yung kaya ganyan yung periodic table natin. Magkakasama sa isang group, yung pare-pares yung chemical reaction. Yung kung gaano sila ka-reactive as chemicals. Okay? Ngayon, kanina dinorawing natin yung potassium eh. Okay, potassium, dinorawing natin. Okay? Ito siya. I-drawing natin sa tabi niya yung hydrogen. Okay? Try natin i-drawing yung hydrogen, yung lithium, tsaka sodium. Yung mga kagrupo niya sa group 1. Okay? So, hydrogen muna. Yung hydrogen, yung dinorawing natin ay ganito. May isang proton, tapos may isang electron. Yan yung hydrogen. Dito naman tayo sa lithium. Yung lithium ay may atomic number na 3. So, ilan yung kanyang electrons? Dapat 3. Okay? At dahil yung K-shell, kaya niya lang ay, parang masyadong maliit na itong drawing ko. Ayan. Ulitin ko. Yung hydrogen ay may isang proton. Atomic number niya kasi ay 1. So, isa lang din yung electron niya para pantay yung charges. Okay? So, may isang electron. Ngayon yung lithium ay atomic number niya ay 3. So, meron siyang 3 protons. Hindi ko na do-draw yung proton kasi electron arrangement naman yung topic natin. So, yung K-shell, pwedeng ilagay dun yung 2. Okay, ang problema, yung K-shell, 2 lang yung kaya niya. So, ilalagay natin sa panibagong shell yung pangatlong electron. Okay? Yan. Lithium. Yan yung drawing ng lithium na atom. So, ang pangatlo doon sa group 1 ay sodium. Yan, Na. So, 11 daw yung kanyang atomic number. So, ang proton niya ay 11. Okay? So, kung ang proton niya ay 11, dapat 11 din yung electrons. Yung 2 doon, nandito sa K-shell, yung 8 ay nandito sa L-shell kasi hanggang 8 lang yung kaya ng L-shell eh. Hindi niya kaya ng sham. Ayon sa 2n squared. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, 8, tsaka yung 2 ng K-shell, 10 na. Eh, 11 nga yung atomic number niya eh. So, dapat 11 din yung electron. So, dito natin ilalagay sa panibagong shell yung kanyang extrang electron. Ayan. Tapos, ito yung potassium. Yung dinorawing natin kanina. Anong napansin nyo sa kanila? Na pare-pareha sa kanila? Nasa group 1 sila. Anong napansin nyo? Yung pinakalabas na shell nila, eto, yung pinakalabas na shell ng potassium ay eto, yung shell na yan. Ilan yung electron? Isa lang. Si hydrogen, ano yung pinakalabas na shell niya? Eto lang. Isa lang din yung electron. Si lithium, eto yung pinakalabas na shell niya. Ilan yung electron? Isa lang. Si sodium, pinakalabas na shell, isa lang din yung electron. Ang tawag sa pinakalabas na shell ay valence shell. Valence shell. Ang pinakalabas naman ng electron, kung electron man siya or electrons, ay valence electrons. Okay, valence electron kung isa lang siya. Okay? So, yung valence electron ng hydrogen, ng lithium, ng sodium, tsaka ng potassium ay tigi-isa lang. Kaya nasa group 1 sila. Ganun lang yan. Ganun kasimple. Okay? Yan. Beryllium at magnesium. Okay, ganun din. Kaya sila nasa group 2 kasi tig-2 sila ng electron sa outermost shell. Okay?
yung boron yan, number 5, tsaka aluminum, pare sila na group 3 kasi nasa tatlo lang yung electron sa outermost shell nila, sa valence shell nila. Tatlo lang yung valence electrons nila. Ganun din yung carbon at silicon, germanium, yan, tin, tsaka hindi ko alam yung PB, lead, di ba? Lead yan, yung PB. 82 yung atomic number eh. Yan, plumbum sa Latin. Kasi plumbum, plumbing, di ba yung pagtutubo. Yan. So, group 4 sila kasi apat yung kanilang electron sa valence shell. Ganun lang yun. Group 5, 5, group, yung oxygen, yan. Try natin drawing yung oxygen. 8 yung kanyang atomic number, di ba? So, 1, 2, tapos nandito yung 3, 4, 5, 6. Yan. 7, 8. So, meron siyang 6 na electron sa labas, kaya nasa group 6 siya. Ayan. Yung fluorine, meron siyang 7. Okay. At dahil pare-pare sila ng valence shell, ayan, sorry kung magalaw na yung video. Dahil pare-pare sila ng valence shell, yung chemical reaction nila pare-pare din. Kasi yun nga yung nagde-determine paano makipag-usap sa ibang atom. Kung pare-pare sila pala sila ng panlabas, na itsura, di ba katulad nun, si hydrogen, lithium, sodium, potassium, pare-pare sila ng isang electron sa labas, eh di kung makikipag-interact sila sa ibang atom, pare-pare sila talaga. Yun yung ibig sabihin ng group. Pag group 1, tig-isa lang sila ng valence electron. Group 2, tigda 2. Group 3, tigda 3. Group 4, tigda 4 na valence electron. Group 5, tigli 5 valence electron. Group 6, tigda 6 na valence electron. Group 7, tigda 7 valence electron. At pag group 8, at dahil octet rule, di ba, 8 lang naman yung pinaka maximum natin pagka valence eh. Pagka nasa labas na shell. Pagka group 8, na-maximize yun. Yung pinakalabas na shell. Okay? 8. Okay. Mapapansin mo yung helium, atomic number niya ay 2. So, 2 lang yung electron niya. Eh, bakit nasa group 8 siya? Kasi, technically speaking, 2 yung electrons niya. Eh, pag dinorawing mo yun, yun, ito yung nucleus. Pag dinorawing mo yung dalawang yun, nasakop na nung dalawang yun yung K-shell. Eh, yung K-shell, 2 lang naman talagang kaya niya. So, para sa paningin nila, ng atom na to, na-maximize na niya yung labas. So, doon doon sa group 8, yung mga na-maximize na yung labas ng shell. Okay? Kahit di niya narating yung 8. So, the number of valence electrons determines the element's group in the periodic table. Ngayon naman, eto. Anong, kung pare-pares lang pala ng group tong apat na to, yan, bakit magkakaiba sila ng period? Kasi yung period naman, kung ilan yung shell na meron sila. Si hydrogen ay group 1, ay group period 1, kasi isa lang yung shell niya. Period 2 si lithium kasi 2 yung shell. Period 3 si sodium kasi 3 yung shell niya. Period 4 si potassium kasi 4 yung shell niya. Yun yun. Kaya kahit nasa group 1 silang lahat, magkakaiba sila ng period kasi magkakaiba sila ng total na number ng shell. Naintindihan ba yun? Ayan, sobra na ako nagilid sa camera. Ayan, natunog pa yung upuan. Anyways, yun yung ibig sabihin naman ng period. Ilan yung shell? Okay? Pagka naman group, ilan yung valence electron? Okay? Ang palatandaan ko dyan ay PSVG. PSVG. Sorry, Vice Ganda. Sana hindi mo ito mapanood. Okay, ikaw yung ginamit ko rito, Vice Ganda. Sabi natin pretty. Yan, letter P. Pretty. Yan, pretty si Vice Ganda. Yan. Ibig sabihin, yung P, yung period, siya yung kung ilan yung shell ng atom. Tapos kung ilan naman yung valence niya, yun yung group niya. Kung ilan yung valence electron, isa lang yung valence electron niya, edi yun yung group number niya. PSVG. Pretty si Vice Ganda. Yun na lang yung palatandaan natin. Okay? Ayan, malapit na tayo matapos sa electron arrangement. Okay? Ngayon, sabi ni Bushong, meron daw forces na nag-act sa electron while in orbit. Mababasa niyo yun. Centripetal at centrifugal daw, pero lahat yun walang kwenta. Okay? Kasi hindi totoo yun. Centripetal, centrifugal, walang ganung force sa electron sa loob ng atom. Kasi kung meron, mauubusan sila ng mass, okay, at ng energy. Kasi umiikot, hindi naman kasi umiikot yung electron sa orbit eh. Pero yun yung sinasabi ng mga, ng iba, umiikot daw. Hindi, kasi kung umiikot yun, mawawala ng energy yun. Babagsak sila sa nucleus, magkocollapse yung atom, walang universe. Di ba? Hindi totoo yun, walang centripetal at centrifugal force sa loob ng, yung mga electron sa loob ng atom. Wala. Tandaan nyo yun ha,
wala silang, hindi ganun yung energy ng electron. Hindi sila parang energy of motion, kinetic energy, hindi. Hindi yung energy na meron yung electron sa loob ng atom. Unless tumalsik sila palabas ng atom, meron sila kinetic energy. Pero pag nasa loob sila ng atom, hindi sila umiikot sa orbital shell. Kasi pag umiikot sila, mauubos yung energy nila noon, at pag nauubos yung energy nila, babagsak sila sa nucleus, at pag bumagsak sila sa nucleus, magkocollapse yung atom. At kung ganun lahat ng atom sa buong universe, magkocollapse yung universe, walang life. Boom. Kaya paano magkakaroon ng centripetal at centrifugal force yun? Diba? Mali. Mali yun. Sobrang mali. Pero naitindihan ko naman si Busho kung bakit niya sinabi yun. Kasi katulad natin, ginagawa niya ng parang everyday na scenario yung atom. Kasi ang hirap nga itindihan pagka naging strict tayo sa pagiging accurate. Yun yung reason niya dun. Parang in-example niya sa totoong buhay, parang what if may pinapaikot kang ganito, di ba? Hindi naalis yung, bakit yung electron hindi umaalis ng atom, ba't hindi pumupunta sa loob ng nucleus? Bakit nandun siya sa orbit na yun? Ang in-example niya, yung kunyari may pinapaikot-ikot kang something na nakatali, di ba? Kasi dahil sa may tali, hindi tumatalsik yung pinapaikot mo. Pero at the same time, dahil may force na humihila sa kanya na kamay, hindi rin, parang hinahagis mo siya, di ba? Pero at the same time, kaya hinahagis mo siya, hindi siya tumatalsik kasi may tali. Pero hinahagis mo siya. Parang ganun, centripetal, centrifugal force. Pero hindi naman talaga ganun yung electron sa orbit. Okay? Kaya lalagpasan na natin yung walang kwentang topic na yan. Gigil na gigil ako yun. Ayan. Kaya nagiging oily ka, sir, kasi gigil na gigil ka eh. Yan. So, electron binding energy. Okay, may dalawa tayong term na tandaan nyo mabuti na magkabaligtad sila. Energy level, yan yung number 6, tsaka electron binding energy. Electron binding energy from the word itself, ito yung energy, electron binding energy. Pag nabedefine ako ng English na term, tapos maraming words yung term na yun, sinisimula ko sa dulo. Kasi baligtad yung structure ng grammar ng Filipino tsaka ng Filipino-Tagalog. Filipino tsaka English. Kaya tayo nahihirapan mag-English talaga eh. Nang natural. Diba? Kasi baligtad yung structure. For example, I went. Kunyari, ako'y pumunta. Diba? Pero sa atin, pumunta ako. Diba? Kasi ang awkward ng ako'y pumunta. Diba? Ang I went to, diba? Pumunta ako. Nauna sa atin yung verb. Pwedeng ako'y pumunta, pero diba, hindi siya natural. Para siya masyadong formal. So, yung everyday na ginagamit natin, structure ng Filipino language ay baligtad na sa English. Kaya pagka dinedefine ko yung English na term, binabaligtad ko siya. So, electron binding energy, energy binding electron. Okay, energy, ito yung energy na nagbabind sa electron. Yun lang yun. Okay, kumbaga doon sa illustration ng tali kanina na pinapaikot, siya yung tali. Gano'ng kalakas yung tali na yun? Gano'ng kakapit? Okay, yun yung binding energy. Ito yung the strength of attachment of an electron to the nucleus. It is also the energy required to remove an orbital electron from its orbit. Laging ito yung sinasabi sa mga physics na book eh. It is the energy required to remove an electron from its orbital shell. Ito daw yung energy na kailangan kung gusto mong tanggalin yung electron sa orbital shell, sa orbit niya, kailangan malagpasan mo yung binding energy. Tama naman yun, pero hindi yun yung definition ng binding energy. Ang definition niya yung letter A talaga. Yun yung strength ng kapit niya doon sa nucleus. Ganun katindi yung kapit nila sa isa't isa, ng nucleus tsaka ng electron. Ngayon, syempre, kung gano'ng katindi yung kapit na yun, ganun din dapat malagpasan mo yun para matanggal yung electron sa kapit niya. Kaya pwede rin sabihin na yung electron by the energy, yun yung limit. Parang yun yung minimum energy na kailangan mo para matanggal din yun sa shell. Okay? Ang symbol niya ay E sub B. May subscript na B. Minsan EBE kasi electron binding energy. Okay? Ito yung rules niya. Mas malapit yung electron sa nucleus, mas mataas yung electron binding energy. Okay, parang ano lang yun eh. Isipin mo yung, bakit nga ba siya na-attract sa nucleus? Kasi nandun yung proton, which is positive. Ang positive at negative, nagkaka-attractan sa isa't isa. Tama? So, yung proton na-attract sa electron, yung electron na-attract sa proton. So, mas malapit, parang magnet, di ba? Pag malayo, hindi naman sila nagdidikit talaga. Pero palapit na palapit, palakas na palakas yung kapit. In the same way, mas malapit yung electron sa nucleus, mas malapit siya sa proton. Ibig sabihin, mas malakas yung kapit niya. Okay? Mas malayo siya, mas mahina yung binding energy, yung kapit. Okay? Mamaya na yung letter E. Yan, drawing muna natin. Para mga babae at lalaki na dito eh. Sabihin natin, may proton sa loob. Di ba? Tapos ito yung orbital shell. Tapos ito, may mga electrons dito. Ayan. Mas malakas yung EBE nito compared sa EBE nito. Okay? Pero, ito pinakamahina yung EBE nito kasi malayo na. Okay?
ang reason kaya mahina yung nasa labas na shell kasi bukod sa malayo na sila doon sa mismong proton na nanghihila sa kanila, meron pa silang meron pa mga nakaharang sa harapan nila. Eh di ba ang same charges, electron sa electron, negative sa negative nagtutulakan. So, hindi lang 'to basta malapit dito na na-attract sa proton, tinutulak niya rin 'tong mga 'to palayo. Kasi puro sila negative. So lalo talaga nahirapan kumapit 'tong mga 'to sa proton, lalo na 'to kasi ang dami na sa harapan niya. Di ba? Nagagets niyo ba 'yon? So kaya mas malayo yung electron sa nucleus, mas mahina yung binding energy niya. Okay? Parang ano lang 'yan eh, sabi natin babae 'to. Okay? Tapos itong mga electron ay lalaki. Okay? Yan. Siyempre, si friend, yan, close friend, malamang yan yung makakakuha doon sa babaeng yun. Tapos yung mga malalayong friend or yung mga mababagal kumilos, di ba? Parang hindi, wala silang chance. Mahina yung pagiging close nila. Di ba? Mahina yung pagiging close. Basta hindi sila close. Di ba? Mas malaki yung chance na mas madikit to. Kasi mas malapit sila sa isa't isa. Okay, kaya pag LDR kayo, kabahan na kayo. Char. Di, joke lang. Okay, so, ganun. Yung EBE daw ay different for different atoms. The bigger the atom, the bigger the EBE. Ang ibig niya na sabihin dito, kunyari, sabihin natin na ang electron binding energy, kunyari ng tungsten, okay? Ng tungsten, kasi diba kada shell magkakaiba eh. Pero kada atom magkakaiba rin. Yung K-shell ng tungsten, yan, tingnan natin kung tama ako. Yan, tungsten nga. Okay? Ay 69 keV, kilo electron volts, yung kanyang electron binding energy. Pero pag barium, K-shell yan ha. Parehas na K-shell yung titingnan natin. K-shell din ng barium. Okay? Ang kanyang binding energy daw ay, nasa na yun? 37. Okay? 37 kilo electron volts. So, sa isang atom, yung pinakamalapit na shell, yung K-shell, yun yung mas malakas yung binding energy compared sa malalayong shell. Pahina ng pahina habang lumalayo. Pero hindi ibig sabihin na yung K-shell ng lahat ng atom, lahat ng element, ay pare-parehas. Hindi. Itong W, yung tungsten, 69 yung nasa K-shell niya, yung binding energy ng K-shell niya. Pero yung barium, 37 lang. Bakit? Kasi mas malaki yung atom ng tungsten. Ang kanya atomic number is 74. Okay? Ayan. 74 yung kanya atomic number. Tapos 56 si barium. So, ibig sabihin, may 74 siyang proton, 74 na electrons. Si barium, 56 lang na proton at 56 na electrons. So, mas malaki si tungsten. At mas malaki si tungsten, mas malakas yung K-shell nila. Tandaan nyo mabuti yan kasi yun yung reason kaya tungsten yung ginagamit sa X-ray tube. Okay? High atomic number kasi mas malakas yung K-shell. Anyways, yun yung last point. And then, sabi ko, kabaligtaran ng electron binding energy, yung energy level naman. Yung energy level, gano'ng ka... Basta parang sa... Energy kasi iba't ibang form, di ba? May potential, may kinetic, etc., etc. Sa potential na lang, yung formula ng potential energy ay yung mass ng object na yon, tapos yung acceleration due to gravity times height. Yan yung formula ng potential energy. Anyways, tingnan na natin yung height. Mas mataas daw yung isang object, mas mataas yung kanyang potential energy. Okay? Kunyari, sabi natin pantay na pantay lang yung timbang ng nitong dalawang to, yan, dalandan, tsaka ito, pantay lang kunyari yung mass nila, pantay lang din naman yung G nila, yung M, kasi diba MGH yung formula, sabi natin pantay yung mass nila, pantay yung G kasi yun yung hila ng gravity ng Earth, eh pares naman sila nasa Earth, di ba? So pantay yun, ang pinagkaiba lang yung height, pag ito nilagay ko sa taas, mas mataas yung potential energy niya, compared dito sa takip ng tumbler ko, okay, yun lang yun, so parang ganun din sa atom. Yung energy ay mas mataas pag mas malayo ka sa ground, sa pinakalupa. Okay? Tingnan nyo to. Yan. So, kunyari, ito yung proton. Parang yun yung pinakalupa nila eh. Ito, nasa baba, pataas ng pataas. Okay? Yung mga electron na nandito ay mas mataas yung energy level. Mas mataas compared sa mga electrons dito kasi ang energy level nila ay mababa. Okay, kasi mas mababa sila, mas malapit sila sa proton or sa nucleus. Ganoon lang siya. Okay? So kunyari, may something na nangyari doon sa atom na 'yon na tumaas yung energy nitong electron dito. Ang mangyayari sa kanya, pupunta siya sa mas taas na energy level, mas taas na orbital shell. If ever naman na mawawalan 'tong energy or gawin na natin na gusto niya bumaba kunyari, gusto niya lumapit pa.
Okay, dapat may ilabas niyo yung energy na yan sa in the form of radiation. Dapat mabawasan siya ng energy kasi bababa siya. Nagigets ba yun? Parang etong dalan-dalan na pag bumagsak, naglabas siya ng energy. Okay, kasi kailangan niyang ma-convert yun sa something. Okay, yung friction sa air, etc. In the same way, yung electron, pag gusto niyang bumaba ng orbital shell, dapat ibato niyo yung energy na yung palabas ng atom. At ang tingin natin mga tao doon ay radiation. Okay? Kunyari naman, mababa yung energy mo, tapos gusto mo umangat, hindi mo yung magagawa basta-basta. Kailangan, tumanggap ka naman ng energy. Okay? Usually, may mga radiation na tumatama dito, tumataas sila ng orbital shell. Kasi nakareceive sila ng energy sa radiation na yun. Kabalik tara naman, pag gusto mo bumaba, ikaw yung maglalabas ng radiation. Okay? Nagigets ba? So, isa pa sa mga palatandaan para hindi kayo malito sa electron binding energy tsaka energy level, basta lagi silang baligtad. Bakit? Kasi pag mas malapit ka, mas malakas yung kapit mo. Di ba? Close na kayo eh. Pero hindi ka na mag-effort. Hindi mo na kailangan na mataas ang energy kasi malapit ka na. Mas nag-effort yung mga malalayo na lalaki papunta doon sa babae kasi malayo sila. Kahit mas mahina yung kapit. Gigets niyo? Parang ganun lang yung electron binding energy at energy level. Energy level is the energy that the electron has by virtue of its position, di ba? Potential energy lang din yung ginamit na term, in the orbital shells. The nearer an electron is to the nucleus, the lower its energy level. Okay? Ayun. So, pwede na tayo tumalun sa nuclear arrangement. Yan, sa next section. Okay? So, yan. Punta na tayo sa kabila, sa next topic natin. Ayan, dito naman tayo ngayon sa nuclear arrangement. Actually, somehow nabanggit ko na kanina yung isotope. Okay? Ano-ano ba yung mga posible na nuclear arrangement? Pagkaka-arrangement ng mga particles sa nucleus? Marami. Okay? Ang tawag natin doon na isotope, isobar, isotone, tsaka isomer. Ganito lang yan. Since dalawa lang naman yung particles sa loob ng nucleus, okay, proton at neutron, yun lang naman yung titingnan natin. Okay? Nuclear arrangement, ang tawag sa isotope, isobar, isotone, isomer, nuclear arrangement. Pero minsan tinatawag din natin silang family, nuclear families, okay, nuclear groups. Bakit? Kasi no, yung nuclear arrangement, masasabi mo lang na ganun yung arrangement niya pag na-compare mo siya sa iba pa. Hindi katulad ng electron na dinis ka sa ating electron, yung electron arrangement, kahit isang atom lang yung gamit natin. Pero yung nuclear arrangement, hindi natin siya masasabi kung hindi natin siya compare sa ibang atom. So more on isotope ay family ng elements na may same na ganito. Yung isobar ay family ng elements na may same na ganito. So grupo sila ng mga elements. Ano ibig sabihin ko doon? Kapag same atomic number, ayan, atomic number, yun yung number ng proton, okay? Atomic mass number, yun yung number ng proton plus neutron. Di ba yun yung sabi ko sa inyo kanina? Hindi na natin binibilang yung electron. Neutron number, ilan yung neutron, okay? Pag isotope daw, same yung atomic number, ibig sabihin same yung proton, pero magkaiba ng atomic mass number tsaka ng neutron number. Ano ibig sabihin nun? Same daw na atomic number. Example natin, hydrogen. Okay? Ang hydrogen na may isang proton. Okay? Tapos syempre, dahil isa lang yung proton niya, may isa siyang electron. Okay? So, ang pinakaiba nga lang nitong tatlong hydrogen na ito, yung isa walang neutron, yung isa may isang neutron, yung isa may dalawang neutron. Okay? So, yun. Anong meron dyan? So, ang tawag sa tatlong yan ay isotopes. Isotopes sila. Isotopes ng anong element? Ng hydrogen. Okay? Kasi lahat sila, pare-pare sila ng atomic number, which is 1. Kasi isa lang yung proton. Pero magkaiba sila ng atomic mass number kasi ang mass nitong una ay 1, ito ay 2, ito ay 3. Kasi pinig-plus mo yung proton at neutron. Tapos magkakaiba sila ng neutron number. Kasi ang neutron number nito ay 0, ito ay 1, ito ay 2. Okay? Kasi dalawa yung neutron. Gets? So, same atomic number, magkaiba ng neutron number, magkaiba rin ng atomic mass number. May pangalan tayo sa mga to. Protium, deuterium, tsaka tritium. Sila yung mga isotopes ng hydrogen. Okay? So, pag sinabi ng mga isobar, yan, same sila na atomic mass number, pero magkaiba yung neutron at proton. Okay? For example, mag-drawing tayo ng hydrogen, helium, okay? Helium na atom. Tapos, dahil helium siya, dalawa yung proton niya kasi 2 yung atomic number niya. Tapos, may isa siyang neutron. Okay?
Ayan. Sabi natin isa lang yung neutron niya. Okay? Pero dalawa yan usually. Okay? Pero sabi natin isa lang. Tapos meron siyang dalawang electron kasi dalawa yung atomic, yung proton niya. So papantay lang natin. So kung mapapansin nyo, itong helium na to, daw dapat dalawa talaga yung neutron niya, pero pwede rin kasing isa lang. May mga helium na isa lang yung neutron. So, ang kanyang atomic number ay 2. Ang kanyang mass number ay 3. Ang kanyang neutron number ay 1. So, pag tiningnan natin itong tritium na merong atomic number na 1, mass number na 3, tsaka neutron number na 1, magkaiba sila ng atomic number, magkaiba sila ng neutron number. Ay, sorry. Dalawa pala yung neutron nito, sorry. Magkaiba sila ng neutron, okay? Pero pala sila ng mass. Ang tawag dyan, sa dalawang to, isobars silang dalawa. Isobars. Yan. Siguro pa nag-uusap sila, imbis na Mars, ang tawag nila bars. Kasi isobars silang dalawa, okay? Pag isotone naman, parehas yung neutron, pero magkaiba yung, magkaiba sila ng proton, tsaka ng atomic mass number. So, sabi natin na, itong dalawa, yan, pareha sila ng neutron, pero magkaiba sila ng atomic number, magkaiba rin sila ng atomic mass number. Okay? Pero pareha sila ng number ng neutron. So, isotone sila. Pag isomer naman, same lahat. Pantay yung proton, pantay yung neutron, pantay yung atomic mass number. So, sir, edi yun din yung element na yun. Oo, yun din. Ang pinakaiba, di ba yung mga shell, pag mas malapit yung electron sa nucleus, mas mababa yung energy. Pag mas taas sa, nasa labas, malayo sa nucleus, mataas yung energy level. In the same way, may mga shell din yung proton at neutron sa loob. Pero hindi natin, sobrang complicated nila na pag dinarawing natin sila na parang orbital shell, ang hirap. Maling-mali yung mangyayari. Pero parang may ganun din siya yung concept sa loob. Nagkakaiba siya ng energy level. So, kahit sabi mong pantay, parehas na element lang yon, parehas ng proton, ng neutron, ng mass number. Pero magkaiba yung arrangement ng mga nucleon sa loob. Minsan, kahit parehas sila, mas mataas yung energy ng isa. Kaya isomer. Magkaiba silang E, energy. At yung M, kasi ang tawag sa, yung sa, kasi usually dalawa yan eh, katulad ng technetium, okay? Technetium 99, tsaka ang atomic mass niya ay 99. Tapos ito, atomic mass niya ay 99 din. Tapos atomic number parehas lang kasi same element sila. Okay? Kung same sila ng proton, at same sila ng mass number, malamang parehas din yung neutron number nila. Kasi pag ma-minus mo lang naman yung atomic number, tsaka yung atomic mass number para makuha yung number ng neutron eh. So pare-pare silang lahat, silang dalawa, pero ito isa ay mas mataas yung energy kaya lalagyan natin ang letter M sa tabi ng 99. Ang tawag doon sa M ay meta stable. Yan, meta stable. Hindi siya metastable ah, metastable na parang kumakalat. Parang metastasis ng cancer, hindi. Meta stable kasi parang siya stable pero hindi. Okay, kaya yun yung tatandaan niyo, meta stable isomer. Tapos sa apat na to, siya lang naman yung may E. Sa bag, ay hindi, parang yung iba sa O, tsaka A, yung vowel, di ba? Isotope, isotone, isobar, isomer, energy kasi, magkaiba sila ng energy. Yun lang yung nuclear arrangement. Pwede tayo tumulong nyo sa atomic nomenclature. Okay, sobrang simple lang naman ito. Actually, ito na yung pinakamadaling part ng video na to. Atomic nomenclature, paano lang natin isusulat yung atom? Okay? Sa gitna, yan, sa bandang gitna, yung chemical symbol, okay? X, kunyari, hydrogen, edi H yan. Pag helium, edi HE. Kapag ka xenon, edi XE. Pag ka oxygen, edi O. Okay? So, sa kaliwa, sa taas, upper left corner, which is nandito, pagka sa video na to. Pero yan, makikita mo naman sa drawing dyan. Sa upper left, nandun yung atomic mass nilalagay. Sa lower left, yung atomic number. Sa taas, yung valence state. Kung positive ba o negative yung atom. Sir, di ba neutral lang atom? Oo. Pero paano pag natanggalan siya ng electron? E di mas marami na yung proton niya. E di positive siya. Pag natanggalan ng isang electron, ibig sabihin mas taas na ng isa yung proton. E di positive 1 na yung atom. Paano pag nadagdagan siya ng electron? Bigla na may dumaan na electron, nakuha niya. E di mas taas na ng isa yung electron compared sa proton. So, negative 1 yung kanyang charge ng buong atom. Pero pag nag-stabilize naman yun, magiging neutral ulit. Pero naminsan nangyayari kasi yun. Okay, tapos sa baba, number ng atom per molecule. Kung sakaling part ng molecule yung element na yun. For example, ito, hydrogen.
Ang kanyang atomic mass ay 1 kasi isa lang naman yung proton niya, wala siyang neutron. Okay, by default yung protium walang neutron. So, ang atomic number niya ay 1. Okay? Ito naman carbon, ang atomic number niya ay 6 kasi may 6 siyang proton. Eh ang nagkataon na may 6 din siyang neutron. So, total nun ay 12. 'Yun yung kanya atomic mass number. Ito H2O, tubig. May dalawang hydrogen sa molecule ng tubig, tapos isang oxygen. Okay? Ito sodium tsaka chlorine, pag pinagdikit mo, nagiging asin sila. Ba't sila nagdidikit? Kasi positive one si sodium, negative one si chlorine. Okay, nagkaroon sila ng bonding dahil doon sa charge na yun. Okay? So, yun lang yun. Ganun lang natin sila isusulat. Nasa upper left si ganito, nasa lower left si ganito. Ganyan. Hindi pwede magkapalit. Nasa taas lagi si A, si atomic mass. Yun yung symbol ng atomic mass number, yung A. Yan, pansin nyo, nakalagay dito atomic mass. Pero tinutukoy niya atomic mass number. Hindi kilogram, hindi relative mass, hindi atomic mass unit. Okay, basta pag sinabi atomic mass, matik yun yung mass number yung tinutukoy niya. Yung binagsamang proton at neutron, kung ilan. Sa baba lagi atomic number. Okay, that's it. Okay, so tapos tayo sa atomic structure. Thank you for watching this video sa playlist na to. Pwede na tayo mag-proceed sa session 4 ng playlist na ito ng radiation production and characteristics.